Jasmine, where's our child? Hindi ba buntis ka nung huli tayong magkasama? Nasaan ang anak ko? Seryosong tanong ni Rob sa dating nobyang si Jasmine. Sinamantala niya ang pagkakataong sila na lamang ni Jasmine ang nasa loob ng opisina at itong tanong na to ang matagal niya nang gustong itanong sa kanyang dating nobya. At dahil sa ilalim pa rin ng galit ni Jasmine na nararamdaman para kay Rob, ay pinasinungalingan niya ito at pinaniwala na lamang lalaki na wala na ang kanilang anak. Wala ka ng anak sa akin, Rob. Nakunan ako nung ilang linggo pa lang siya sa tiyan ko. At kung inaakala mong sa'yo ang kambal na nakita mong kasama ko kanina, well, nagkakamali ka. You left me, remember? Kaya dapat hindi ka na naghahanap ngayon. Mariing sabi ni Jasmine. Sinalubong niya rin ang nabumulang mga mata ni Rob sa kanya. Galit na galit dahil sa nararamdaman niya ang selos kay Dwayne. Muling sumagot si Rob at nagtanong, "Why didn't you tell me? Why didn't you tell me, Jasmine?" Sambit niya. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa matindi niyang emosyon. Humakbang naman patalikod si Jasmine. "What for, Rob? Nawalan ka rin naman ng pakialam sa akin, di ba? Kaya bakit ko pa ipapaalam sa'yo?" Taas kila niyang tanong sa lalaki. Bakas na bakas sa kanyang itsura at pananalita ang sobrang galit at sama ng loob na nararamdaman ni Jasmine para sa dati niyang nobyo na nang iwan sa kanya. Umiling-iling naman si Rob sabay sabing, "You're unbelievable!" Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Medical student si Jasmine pasumbal sa isang sikat na med school sa Maynila. Ito ang pangarap niya at ng kanyang lola na 2 taon na mula nang pumanaw. Ipinangako niya na kahit mahirap at magastos ang kursong ito, ay kakayanin hanggang sa makatapos siya at maging isang ganap na doktor sa kanilang lugar. Hiwalay ang kanyang mga magulang. OFW ang kanyang ama at may iba na ring pamilya. At ganun din naman ang kanyang ina na may iba na ring kinakasama. Solo lamang siyang anak at nagkaroon lamang ng kapatid sa kani-kanilang pamilya ng kanyang mama at papa. Tumutulong pa rin naman ang kanyang ama sa mga gastusin niya sa eskwelahan, lalo na sa tuition fee, ngunit ang mga nakaraang buwan ay naging madalang ng pagpapadala nito sa kanya. Sa isip niya, marahil ay hinaharangan ito ng bago nitong asawa dahil noon pa man ay ayaw na talaga nito sa kanya. At dahil medyo malayo rin ang kanilang probinsya, ay pinili niyang kumuha na lamang ng apartment na malapit sa medical school na pinapasukan niya, para tipid na rin kapag walking distance lamang. Samantala, bulong-bulungan naman ngayon sa kanilang campus ang bago nilang magiging kaklase na isang exchange student. Napag-uusapan na siya dahil sa gwapo raw ito at talagang walang bahid na imperfeksyon ang kanyang mukha. Sa May Park ay naroon sina Jasmine at ang mga kaibigan niyang sina Lori Lee at Christy. "Girls, have you heard the news?" panimula ni Lori Lee. "What news?" tanong naman ni Christy. Abala naman si Jasmine sa paggawa niya ng activity for fish show at nakikinig na lamang sa usapan ng mga kaibigan. "Meron daw exchange student. At hindi lang yon, lalaki raw. At hindi lang yon, sobrang gwapo raw." Kilig na dugtong naman ni Lori Lee. Kapag usapang gwapo ay otomatiko na talagang nanlalaki ang kanilang mga mata. "Talaga? Kailan papasok? Oh my God, finally, madadagdagan na rin ang population ng mga gwapo dito sa campus at magkakaroon na rin ako ng choices." Pabirong sabi naman ni Christy. Sumagot naman si Jasmine na mahilig din naman sa gwapo na hindi lamang maaabala dahil sa grades na kanyang iniingatan. "Baliw, eh paano niya naman na lamang gwapo hindi pa nga pumapasok?" sabi niya. Maya-maya pa ay napatigil naman sila sa kanilang huntahan dahil sa mga bulungang animoy mga bubuyog na papalapit sa direksyon nila. "Speaking of, siya na ba yun?" kinikilig na sabi ni Lori Lee. Napatingin naman ang dalawa sa direksyon ng mga mata ni Lori Lee. "Ang alin?" kunot noon namang tanong ni Christy. Itinuro na rin ni Lori Lee ang kinaroroonan ni Rob, ang exchange student na tinitilian ng mga kababaihan.
That man! Grabe ang gwapo! Sabi ni Lorelei. Out of curiosity ay lumingon na rin si Jasmine sa kinaroroonan ni Rob at doon ay tila napako na nga ang kanyang paningin sa binata. In fairness, gwapo nga. Sabi niya habang nakatingin pa rin kay Rob. Hanggang sa makarating na si Rob sa kanilang kinapapwestuhan at nang makalampas ay tila na hipnotismo naman ang grupo ni na Jasmine dahil sa kakaibang kagwapuhan na iyon ng lalaki. Ultimo ang amoy nito ay isang mamahaling perfume na nabibili sa ibang bansa ay naiwan sa buong paligid na nilakaran at nilampasan niya. Si Rob Rodriguez ay anak ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa industriya. Mayaman, matalino at solong anak kaya talagang wala nang hihilingin pa si Rob maliban sa kanyang nag-iisang pinapangarap at iyon ay ang maging isang doktor. Ang tangos ng ilong! Dugtong naman ni Christy. Kahit wala na si Rob ay siya pa rin ang usapan ng tatlo. Shit, bagay na bagay sa kanyang white! Sabi naman ni Lorelei. Kaagad namang bumanat si Christy. Ang linis, sis! Parang walang bahid ng dumi kahit ang kanyang pagkatao! Sabi niya. Napapatawa na lamang si Jasmine na nakatulala pa rin sa dinaanan ni Rob. Ano, Jasmine? Mukhang napatulala ka na! Tanong naman sa kanya ni Christy. Lumuwag ang mga ngiti ni Jasmine sa pagkakataong yon at tila nakalimutang may aktibidad siyang ginagawa kani-kanina lamang. He's like an angel. I think I like him. Sabi niya na may ngiti pa rin sa mga labi. Akala ko ba hindi ka interesado? Tapos ngayon gusto mo na kaagad siya? Taas kilay namang tanong ni Lorelei kay Jasmine. Mabilis namang sumagot si Jasmine. May sinabi ba akong hindi ako interesado? Mataray niyang sagot sa kaibigan. Nagtawanan na lamang sila, pero ang totoo ay talagang tinandaan niya ni Jasmine. Hindi na nga nawala sa kanyang sistema ang mukha ng lalaki. Napaka-perpekto at kinis. Bagay na bagay sa kanyang maging doktor dahil sa malaporselana nitong balat at talagang bagay na bagay sa kanya ang ganoong uniforme. Nang mag-lunch break na ay nagtungo ng magkaibigan sa cafeteria. Sakto naman at naroon si Rob at solong kumakain. Si Mr. Hottie yun, diba? Tanog ni Christy. Nang marinig pa lamang ni Jasmine ang pangalang Rob ay tila hindi na siya mapakali at mabilis na hinanap kung saan ito nakaupo at nang makita ay abot-abot na naman ang papuri nito sa binata. Oo nga no, ang gwapo pa rin niya. But he looks lonely. Baka kailangan niya ng kasama. Sabi naman ni Jasmine na nakatingin pa rin sa lalaki. Nilakasan ni Jasmine at tumayo upang puntahan ang kinauupuan ni Rob. Nagiging desperada na siya ngayon dahil tila na love at first sight nga siya sa lalaki. Ganun naman talaga, hindi ba? Kapag unang tumibok ang puso mo sa isang tao, para bang ayaw mo na siyang pakawalan pa? Pakiramdam mo ay inspired na inspired ka araw-araw sa tuwing makikita mo siya. Yun bang kompleto na ang araw mo kapag natingnan ka niya kahit na 0.5 seconds lang yon? Mas lalong na-enjoy ni Jasmine ang med school ng dahil kay Rob. Kahit na paulit-ulit pa siya nitong ipagtabuyan na para bang diring-diri sa kanya. Sa kabilang banda ay tumayo na si Jasmine sabay binuhat ang kanyang food tray at lakas loob ng pumunta sa kinauupuan ni Rob. Jazz, anong binabalak mo? Taas kilay na tanong ng kanyang mga kaibigan. Ngumisi naman si Jasmine at saka sumagot. Just sit, watch, and learn. Malayang nilakad ni Jasmine ang makipot na daanan patungo kay Rob. Pansin niyang kay Rob talaga ang pansin at paningin ng mga kababaihang kumakain sa cafeteria na yon. Wala naman siyang pakialam kung ano lang ang sasabihin ng iba. Basta ang mahalaga sa kanya ay makuha niya ang atensyon ng lalaking tinitibok ng puso niya. Maya-maya pa ay natunto na nga niyang kinaroroonan ni Rob na kasalukuyang kumakain ng spaghetti sa may kasama pang orange juice. May headset na nakalagay sa kanyang tenga at nakafocus ang mata sa kanyang cellphone. Ahem! Hi! Tumikim si Jasmine at saka binata. Nanatili pa rin si Rob sa ganoong pwesto. Hindi pa rin pinapansin ang dalaga kahit na alam naman itong nasa kanyang harapan ito. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagsalita si Jasmine.
Doon ay pinagtitinginan na siya ng ibang mga estudyante at sa isip niya ay marahil hinihiling ng mga ito na mapahiya siya dahil sa pagkadesperada niya. Ngunit hindi niya na lang ito pinansin, bagkos ay muli na lang kinausap ang lalaki upang makuha niya ng atensyon nito. You're our new classmate, right? Rob, tama? Nakangiti at tas kilay niyang tanong sa binata. Sa mga oras na ito ay hiniling niya na sana ay tumuhay naman si Rob at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay huminto sandali sa pagkain si Rob at tinanggal ang headset na nakalagay sa kanyang tenga. Yes, matipid niyang sabi sabay tumingin sa kanya. At yun naman ang mga tinging pumukaw sa kanyang buong pagkatao. Tila hindi na nga siya makakilos o wala nang magawa pa kapag nakatingin na sa kanyang lalaki. Nakapako na ang buong sistema sa ilalim ng mahika ng gayuma na meron si Rob para maakit siya ng ganoon. Maya-maya pa ay nang bumalik siya sa kanyang ulirat ay nag-iisip na muli siya ng alibay para makaupo siya sa upuang mismong sa harap ni Rob. Wala na kasi akong maupuan eh. Halos puno na yung mga chairs and tables. Can I sit here? Maarteng sabi naman ni Jasmine. This isn't my territory, so anyone can sit there without my permission. Supladong sagot naman ni Rob. Napatingin naman si Jasmine sa mga estudyanteng naroon. Ang iba ay palihim na pinagtatawanan siya. Ang iba naman ay pinagbubulungan na rin siya. Ngunit hindi dapat siya paapekto dahil hindi niya man niya ito ginagawa para sa kanila kundi para mas papalapit siya sa binatang si Rob. Kaya challenge talaga sa kanyang pagiging suplado nito. Ang sungit naman. Baka lang kasi may kasama ka. Naninigurado lang. Sagot naman ni Jasmine sabay irap. Hindi na umimik pa si Rob at itinuloy na lamang ang pagkain at pagsiselfone. Uupo na ako ha? Sabi ni Jasmine sabay umupo na siya roon. Nang makaupo ay nagsimula na rin si Jasmine na mag-usisa sa lalaki. Tagasan ka? Nagbo-boarding house ka lang ba rito sa Manila? Tanong niya. Or nakikitira sa friend? Baka maliit sa tinutuluyan mo, yung apartment na tinitirhan ko bakante pa. Dagdag niya. Para matigil na rin sa pangungulit si Jasmine ay sumagot na ang binata. It's too spacious in Forbes Park, so I don't need another one to stay in. Sabi niya sabay tayo at umalis na. Naiwan na lang doon si Jasmine na nakatulala pa rin at tila hindi pa nagsisink in sa kanya ang sinabing iyon ng binata. Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine ng malamang sa isang mamahaling subdivision pala ito nakatira. Forbes Park? Taka Forbes Park siya? Mahihaman mo nakatira ron na. Sandali! Hoy, nagsasalita pa ako eh! Gwapo nga. Bastos naman. Hahabunin pa sana niya si Rob nang pigilan na siya ng mga kaibigan at tumabi na rin doon sa kanya. Oh, mukhang una pa lang. Padshot ka na sa kanya. Bungad ni Lorelie at saka napatawa naman si Christy. Hindi ah, nagpaalam kaya siya sa akin dahil may gagawin pa raw siya. Pagsisinungaling naman ni Jasmine upang hindi mapahiya sa kanyang mga kaibigan. Napataas naman ang isang kilay ni Christy sabay sabing, Weh! Umirap na nga lamang si Jasmine at saka sumagot, Yeah, totoo yun! Bakit naman ako magsisinungaling ano? Sabi niya at saka tumayo na rin at umalis na sa cafeteria. Sumunod na rin ang dalawa papalabas ng kainan. Ito na ang kanilang last subject at bilang isang med student ay kakambal na nila ang halos araw-araw na evaluation at tests. At ito ang kanyang hindi kayang kaligtaan ni Jasmine, ang pag-aaral. Lalo pa at isa sa pinakaayaw niya at pinakamahirap na subject ang evals nila ngayon sa biochem. Kaya dapat makapasa talaga siya rito. Samantala, habang seryoso namang nag-aaral si Jasmine sa kanyang table, ay nilapitan naman siya ni Lorelie. Girl, nag-aaral ka ba? I forgot, may test pala tayo sa biochem, ano? Hindi tuloy ako nakapag-aaral. Nag-aalala ang tanong ni Lorelie na isang med student pero tabad namang mag-aaral. Nasermo na naman kaagad siya ni Jasmine. Seriously, Lorelie, biochem pa talaga? Eh alam mo namang dyan ako pinaka nahihirapan sa lahat ah. Kaya talagang pagpupuyatan ko yan sa pag-aaral. Sabi ni Jasmine. Nag-aalala naman ang reaksyon ng mukha ni Lorelie.
Palibas ay gabi-gabi nasa club kaya hayan hindi nakakapag-aral. Naku, lagot na naman ako nito, wika niya. Samantala, solo at tahimik naman nag-aaral si Rob sa tabi ng may bintana. Dahil hobby na naman talaga ni Jasmine ang mangulit, ay muli niyang nilapit ang lalaki upang yayaing sabay na mag-aral. Hi Rob, sabay tayong mag-aral? Sabi niya. Bigla-bigla na lang siyang umupo sa tabi nito nang walang pakundangan. Hindi ako nakakapag-aral na may kasabay, supladong sagot naman ni Rob. Simula nang mapasok doon si Rob ay wala nang araw na hindi siya kinulit ni Jasmine. Si Jasmine nga lang yatang malakas ang loob na kumakausap at nagtatangkang lumapit kay Rob. Kahit na sobrang daming estudyante naman doon. Binuklat na rin ni Jasmine ang kanyang notes ngunit nakatingin pa rin kay Rob. Mas masarap mag-aral na may kasabay. Mas nakaka-motivate kaya, wika ni Jasmine. Not sure, matipid na sagot ni Rob. Anong not sure? Hindi ka ba namomotivate sa etsura ko? Grabe ka. Pagmamayabang ni Jasmine at halos pinagtitinginan na naman sila ng mga kaklase nila dahil sa pagiging clingy ni Jasmine kay Rob. Kahit na halatang halata sa itsura ng lalaki na asiwang-asiwa na siya sa babae. Nagpatuloy lang si Jasmine sa kadaldalan at pagkukwento kay Rob. Hindi mo ba alam na simula daycare up to college lagi akong kinukuhang muse at saka bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay mabilis na itong nadugtungan ni Rob. Mag-aaral ka ba o magdadaldal ka lang dyan? Taas kilay nitong tanong kay Jasmine. Hindi naman kasi siya talaga tatantanan ng babae kung hindi niya pagbibigyan ng gusto nito kahit ayaw niya. Otomatiko namang huminto si Jasmine at saka ngumuso. Sabi ko nga, mag-aaral na. Sabi niya at itinutok ang mga mata sa notes na nasa kanyang harapan. Sungit talaga, bulong niya sa sarili. Napatingin naman sa kanya si Rob na nakataas ang isang kilay. May sinasabi ka? Tanong niya. Wala, ang sabi ko, ang gwapo mo. Palusot naman ni Jasmine at nag-aral na rin sila. Napapailing na lamang si Rob sa kanya. Tahimik at misteryoso talaga ang karakter nitong si Rob at talagang mailap sa tao. Palibhasa ay solong anak at puro sosyal ang nakakasama kaya nadala niya sa labas ang kanyang mundo ang pagiging formal at profesional. Ayaw niya nakikipag-usap kung kani-kanino at higit sa lahat ay hindi siya interesado sa kaibigan. Ilang oras din ang itinagal ng exam nila. Nag-lecture muna kasi sila bago mag-take ng exam kaya rin nagtagal. Dahil wala na rin silang klase at maaga pa naman ay napagpasyahan ng magkaibigan na tumambay na lamang sa paborito nilang cafe. Ay, ang hirap ng evals natin sa biochem talaga. I hate that subject. Diba, Jazz? Sabi ni Lorelee habang naglalakad palapas ng campus. Sumagot naman si Jasmine at sandaling huminto. Yes, pero Kerry naman. Mga sis, mauna na kayo sa cafe ha. May gagawin lang ako. Aniya. Nagkatingin na naman si na Lorelee at Christy. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Christy. Gumisi na lang si Jasmine at saka sumagot. Secret! Sige, aalis na ako. Wika niya tuluyan ang tinalikuran ng mga kaibigan. Nagkibit-balikat na lamang ang dalawa at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Habang si Jasmine naman ay piniling bumalik upang hanapin si Rob. Nasaan kayang lalaking yon? Mahina niyang sabi sa sarili. At dito na nga po nagtatapos ang ating unang kabanata. Ano kayang pakay ni Jasmine at bakit niya hinahanap si Rob? Makuha niya kaya ang loob ng binata ganong hindi naman interesado sa kanya ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hoy Jasmine! Uulitin ko lang sa'yo. Ang ama mong unang nanloko sa aming dalawa. Nang ibang bansa at hindi na bumalik. Yun pala nagpapakasasana ng kabit niya doon sa Dubai. Kaya anong ina-expect mo sa'kin? E parehas lang naman tayong umaasa sa sahod niya. Pasalamat ka nga kahit napapaano ay may trabaho itong Tito Baldo mo kaya may naipapadala ko sa'yo. Kaya huwag mong masabi-sabing magkaparehas kami ng tatay mo, ha?
Bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nasaan ako yung lalaking yun? Mahina niyang sabi sa sarili. Sakto naman at nakita niya ang isa nilang kaklaseng si Jasper kaya nagtanong siya rito. Jasper, nakita mo ba si Rob? Tanong ni Jasmine kay Jasper. Huminto naman si Jasper sa paglalakad. Si Rob? Parang napansin ko kanina nagpuntang library. Aniya. Sa isip ni Jasmine ay tama nga hinala niya na nasa library ang genius na iyon. Sabi na nga ba. Sige, Jasper, thank you. Sabi naman ni Jasmine at nagtungo na kaagad sa library. Nang makarating siya roon ay binuksan niya kaagad ang pinto ng silid. Sa katunayan, hindi naman siya gaano mahilig ng magbasa. Ngunit isa ito sa pinakapaborito niyang bahagi ng kanilang campus dahil sa unique nitong disenyo at mga pabilog na bookshelves na nakakadagdag ng uniqueness ng buong library. Nang makapasok siya ay bumungad sa kanyang mangilanlila ng mga estudyanteng nasa loob. Marahan at tahimik siyang pumasok dahil ang librarian na naka-assign doon ay kilalang terror sa buong campus. Kaunting sit-sit ay bibigyan ka na kaagad ng warning. Wala sa harapan si Rob kaya sa palagay niya ay nasa bandang likuran nito. At doon ay natagpuan nga niya ang lalaki na tahimik at seryosong nagbabasa. Sa pakiwari niya ay 5 libro yung magkakapatong na nasa ibabaw ng kanyang mesa. So there he is. Sabi niya at nilapitan na rin niya ang lalaki. Dala ng kasabikan ay napalakas ang boses ni Jasmine. Hi Rob! Bati niya. Napatayo naman ang masungit na librarian at napatingin sa kinaroroon na nila. Shh! Quiet! Masungit na sabi ng librarian. Napayuko naman si Jasmine at saka humingi ng paumanhin. Sorry ma'am. Mahina niyang sabi. Habang si Rob ay napapikit na lamang at napahawak sa kanyang sentido dahil nasa paligid na naman niya ang makulit na si Jasmine. Umupo na rin doon si Jasmine sa upuan na nasa harapan niya. Hi Rob! Muli niyang bati rito. Anong binabasa mo? Nakangiti niyang tanong sa binata. None of your business. Supladong sagot naman ni Rob na nakatuon pa rin ang mga mata sa kanyang binabasa. Sa sagot na iyon ay bigla namang napasimangot ang mukha ni Jasmine kaya napalakas naman ang boses niya. Bakit ba ang sungit mo? Nakikipagkaibigan lang naman ang tao eh. Malakas niyang sabi na nakatawag na naman ang pansin ng masungit na librarian. Miss Pasumbal and Mr. Rodriguez, I'm warning you. This time ay nawarningan na sila ng librarian at isang ingay pa nila ay maaari na silang palabasin ito. Humingi muli ng paumanhin si Jasmine. Sorry, tatahimik na po. Mahina niyang sabi. Tila pinipigilan lang talaga ni Rob ang kanyang sarili, ngunit sa loob-loob niya ay sobrang inis na siya kay Jasmine. Could you please stay away from me? Don't you see I'm studying? Mariin niyang sabi na nagngangalit pa rin ang mga ngipin. Inilabas naman ni Jasmine ang kanyang notebook at saka sumagot. Mag-aaral din ako, may masama ba ron? Taas kilay niyang tanong. Ewan ko sa'yo. At muli sinungitan lamang siya ng lalaki. Nagsimula na rin mag-aral si Jasmine pero patuloy pa rin ang pagdadaldal niya kay Rob. Hoy, anong score mo kanina? Balita ko highest ka ha? Tanong niya. Nagtitimpi na lamang na sumagot si Rob. Could you please shut your mouth, ang ingay mo? Naiinis niyang sabi. Nagtatanong lang naman. Wika ni Jasmine. Maya-maya pa'y tuluyan na rin nainis sa kanilang masungit na librarian kaya nagdesisyon itong pwersahan ang palabasin ng dalawa. Miss Pasumbal, Mr. Rodriguez, maaari niyo nang ituloy sa labas ang kwentuhan ninyo. Both of you, get out. Napasigaw na rin ang librarian at pinalabas na sila. Binaliwala ni Jasmine ang sabihin iyon ng librarian dahil sa mga oras na ito ay sa reaksyon ng mukha lang ni Rob siya nakatingin. Mga tingin na nagpipigil at nagtitimpi sa galit. Sa nangyaring yon ay tila nga lalo nang nawala ng pag-asa si Jasmine na makuha ang loob ni Rob at makipagkaibigan dito. Nauna nang lumabas si Rob habang habol-habol naman siya ni Jasmine. Sorry!
sabi ni Jasmine kay Rob nang masabayan niya ng mga hakbang nito. Diretso lang ang tingin ni Rob na pawang walang narinig. Hoy, sorry na nga! Sorry na! Muling sabi ni Jasmine. Biglang huminto sa paglalakad si Rob at saka humarap kay Jasmine. Namumula na ang mga mata nito sa galit at talagang munghing-munghi na sa babae. Bakit ba ang kulit mo? Don't you get it? Ayaw kitang kausap. Ayaw ko makipag-usap kahit na kanino, naiintindihan mo? Kaya please, for the last time, makikiusap ulit ako sa'yo. Tantanan mo na ako, okay? Malakas niyang sabi. Hindi na niya inisip kung maraming nakakarinig noon o mapahiya si Jasmine. Basta ang gusto niya ay lubayan na siya ng babae. Eh bakit ba kasi ang sungit mo? Gusto ko lang namang makipagkaibigan. Mahirap bang intindihin yon? Seryosong sagot naman ni Jasmine. Mahirap din bang intindihin na ayaw ko? Mabilis na sagot naman ni Rob. Pagkasabi noon ay umalis na siya at iniwan na doon ang babae. Hoy, saglit lang! Sigaw naman ni Jasmine, ngunit binaliwala na lamang siya nito. Bahala ka dyan, ewan ko sa'yo, sabi ni Rob. Huminga na lamang si Jasmine ng malalim. This is her character, an attention seeker. Hindi naman niya mapigilan dahil ito talagang kulang sa kanya. Lagi siyang uhaw sa atensyon ng kanyang pamilya. Pakiramdam nga niya ay mag-isa na lamang siya sa buhay dahil sa nagkanya-kanya na ang kanyang mga magulang at siya na lamang naiwan. Pakiramdam niya ay saling pusa na lamang siya kahit siya naman ang tunay na anak. Kaya siguro ganito na naghahanap at namamalimos ang atensyon sa ibang tao dahil ultimo mga magulang niya ay hindi ito maibigay sa kanya. Samantala, kaya namang gano'n na lamang ang pagiging pagkapursigido at seryoso ni Rob sa med's journey ay may gusto siyang patunayan sa kanyang mga magulang. Mula nang tanggihan niya ang alok ng mga ito na magpatakbo na lamang ng kanilang mga negosyo, hinamon siya ng mga ito na maging top-notcher at patunayan ang propesyon na kanyang pinili. Sobrang istrikto ang kanyang mga magulang at sigurado siya na kaunting pagkakamali lamang nito ay tsak na lapis sa disappointments na rin ang magiging kapalit noon. Samantala, sama lang ng loob ang napala ni Jasmine sa kanyang asal kanina. Kaya sumunod na lamang siya sa mga kaibigan sa cafe bar. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Lorelee nang papalapit na sa kanila si Jasmine. Hinabala naman siguro si Mr. Hottie, ano? May napala ka naman, sagot ni Christy. Umupo na rin doon si Jasmine at saka inagawang iced coffee ni Christy at humigop dito. Oo, sama ng loob. Grabe, galit na galit siya sa akin. E napaalis lang naman kami sa library dahil sa kaingayan ko tapos kulang na lang isumpa ako. Inis na sagot ni Jasmine. Natigilan naman sa paghigop si Lorelee. Gaga, eh kahit ako naman ano? Tahimik at seryosong nag-aaral tapos bigla ka nalang mangiistorbo tapos hindi naman tayo close. Aba, baka mapompi ang pakit ah. Banat naman niya kay Jasmine. Binara naman siya kaagad ng kaibigan. Lorelee, pwede ba? In the first place, hindi ka nag-aaral? Sabi ni Jasmine kaya napatawa na lang sila Christy. Ay, hindi ba? Kakamot-kamot naman sa ulo na sagot ni Lorelee. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Jasmine sa kanila dahil naaalala niya na bibisita sa kanyang apartment ang kanyang ina kasama ang bago nitong asawa at anak. Ewan ko sa'yo, o siya, sige na, mauuna na ako. Parating na si na mama sa apartment ko. Magagalit na naman yun panigurado dahil makalat pang bahay. Wika ni Jasmine. Okay sis, bye, ingat! Sabay naman ang sabi ng dalawa. Mag-aalasing ko na rin ang nakauwi si Jasmine at doon sa harap ng apartment na tinitirahan niya ay nadatnan niya ang kanyang ina at ang bago nitong pamilya na naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung paano babatiin ang mga ito dahil may hinanakit pa rin siya sa kanyang puso simula nang pagpasapasahan siya ng kanyang ama't ina kung kanino ito titira. Hindi pa rin yun maalis sa kanyang puso at isipan kaya tila nawalan na rin siya ng amor sa mga ito. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami rito. Inip na tuloy tong kapatid mo. Alden, say hi to ate. Paninermong kaagad ang bunga digin ng Lucy sa kanyang anak na si Jasmine. Hi ate! Nakangiting bati naman ang 6 na taong gulang niyang kapatid sa ina na si Alden. Hi!
Tugon naman niya sa bata. Kinuha na ni Jasmine ang susi ng bahay sa kanyang bag at saka binuksan na ang pinto. Marami pa kaming ginawa sa school kaya ngayon lang ako. At saka hindi ba sabi ko naman sa inyo na tatawag na lang ako kapag andito na ako? Sabi ni Jasmine sa ina habang binubuksan niyang pinto. Nang mabuksan niya ang pinto ay pinatuloy niya na ang mga ito sa loob. Tuloy kayo. Tinatamad na sabi ni Jasmine. Napansin naman ang kanyang ina ang makalat na bahay ng dalaga. Palibas ay nagkasunod-sunod ang activities at exams niya sa school kaya wala na siyang lakas pa at oras na maglinis ng bahay. Minsan nga ay nakakatulugan niya na ang pag-aaral at napapasubsob na lamang ang kanyang mukha sa kanyang libro. Ano ba naman tong tinitirhan mo, Jasmine? Ubod ng kalat. Naglilinis ka pa ba? O umuwi ka pa ba rito, kababae mong tao? Sobrang kalat mo. Paninermo naman ni Ginang Lucy. Sa halip na linisin na lamang niya tulungan ang anak ay dinaanan at nilampasan na lang niya ito at saka nagtungo sa cabinet nito na embaka ng grocery ng dalaga. Wala na akong time para riyan. Lalo pa ngayon na mag-midterm na kami kaya kahit Sabado at Linggo, nag-aaral ako. Sagot ni Jasmine at saka umupo sa sala. Dumiretso naman ang kanyang tiyo Baldo bagong kinakasama ng kanyang ina. Sa may kusina kasama ng anak upang maghanap ng pagkain. Eh ano ba naman yung maisingit mo munang magpispis man lang? Mas masarap mag-aral kapag malinis ang paligid. Dugtong ni Ginang Lucy. Binuksan naman ni Tio Baldo ang maliit na ref ni Jasmine at saka naghanap ng pagkain. May pagkain ka ba rito? Nagutom kasi kami sa biyahe. Maangas na tanong ng kanyang Tio Baldo. Noong tumira si Jasmine sa poder ng kanyang ina at ng kanyang tiyo ay hindi naging maganda ang kanyang mga naging karanasan. Bata pa lamang siya noon kaya tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagagawa. Madalas niyang mahuli ito na sinasaktan ng kanyang ina kaya natroma na rin siya rito. Sinubukan niyang magsumbong sa kanyang ama. Pinakinggan naman siya nito ngunit hindi naman siya madadala nito sa Dubai upang pumisan dahil masama rin ang pag-uugali ng kanyang bagong kinakasama. Kaya pinangakuan na lamang siya ng kanyang ama na papag-aralin na lamang ito anumang kurso ang maibigan niya. Kaya nang tumuntong na sa kolehiyo si Jasmine at nasa tamang edad na rin ay pinili na lamang niya na dito na lamang sa Maynila mag-aral at kumuha na lamang ng apartment para nakabukod na siya sa kanya dahil iyon na din ang gusto nila. At ngayon muling nagpaparamdam sa kanya ang mga ito nang dahil lamang sa sariling pakay. At iyon ang makibahagi sa ipinapadalang pera ni Mr. Ping, ang ama ni Jasmine sa dalaga. Hindi pa ako nakakapag-grocery, hindi pa nagpapadala si Papa. Walang galang nasagot naman ni Jasmine sa kanyang Tito Baldo. Nanlaki naman ang mga mata ni Ginang Lucy sa narinig. Iyon pa naman ang pakay nila kaya sila lumuwas ng Maynila. Ang utangin sana ang perang pambayad sa tuition fee ni Jasmine. Pero tila nabigo sila dahil tunay na dalawang buwan ang hindi nakapagpapadala si Mr. Ping sa kanyang anak dahil marahil ay hinaharangan ng kanyang bagong asawa. Mabuti na nga lang at may mga kaibigan si Jasmine na nauutangan. Maging sa pambayad niya sa bahay ay nakakaraos pa naman siya kahit na papaano. Ano? Hindi pa? Habay pang ilang buwan na yan ah. Namimihasa siya ha? Ako na makikipag-usap sa kanya. Ang laki-laki ng sahod niya, uunahin pa niyang pangit niyang asawa at mga anak. Pasigaw na sabi naman ni Ginang Lucy, nagalit na galit sa kanyang dating asawa. Sa inis ni Jasmine ay sumagot na siya ng pabulong pero narinig pa rin ito ng kanyang ina. Ganon ka rin naman eh. Pabulong niyang sabi. Natigilan naman si Ginang Lucy at lumapit sa kanyang anak na kasalukuyan nakaupo sa may sofa. Ano ka mo? May sinasabi ka ba, Jasmine? Taas kilay nitong tanong sa kanyang anak. Oh, wala ho. Sige ho at magpapalit lang ho ako. Sagot ni Jasmine na tumayo na upang magtungo na sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man siya makarating doon ay pinigilan na siya ng kanyang ina. Hoy Jasmine, uulitin ko lang sa'yo ha? Ang ama mo ang unang nagloko sa aming dalawa. Nang ibang bansa at hindi na bumalik. Iyon pala ay nagpapakasasana ng kabit niya doon sa Dubai. Kaya anong ina-expect mo sa akin? Eh parehas lang naman tayong umaasa sa sahod niya.
Pasalamat ka nga at kahit napapaano ay may trabaho itong Tito Baldo mo kaya may naipapadala ko sa'yo. Kaya huwag mo ako masabi-sabihang magkaparehas kami ng tatay mo, ha? Panunumbat ni Ginang Lucy kay Jasmine. Diretso lamang tingin ni Jasmine at mas pinili na lang na magpigil sa sarili at magtimpe dahil ito ang pinakaayaw niyang mawala. Ang buong respeto sa kanyang ina, kaya hindi na siya sumagot pa kahit paalam naman talaga niya ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay ang kanyang mga magulang. At iyon ay dahil nilustay lamang ni Lucy ang perang pinapadala ni Ping sa kanila. Ni hindi na nga niya nabibili ng bago at magagandang damit si Jasmine dahil nauubos na lamang sa sugal ang kanilang pera. Samantala, nakakita naman sa aparador si Tito Baldo ng ilang mga delata at saka tangkang bubuksan ito. Buksan ko na tong delata mo. Pasala talaga ako sa haba ng biyahe eh. Sabi nito na parang gutom na gutom talaga. Sumagot naman si Jasmine. Pagkain ko pa ho sana yan hanggang katapusan pero sige ho, kung naaatim po ng sikmura nyo, kainin nyo na. Walang galang niyang sagot. Para sa kanya ay nararapat lamang yon dahil wala naman talaga silang pakiramdam na ayaw ni Jasmine na naroon sila sa apartment niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Ginang Lucy. Maging si Tio Baldo niya ay natigilan dahil sa sinabing iyon ni Jasmine sa kanya. Kaya hinila ni Ginang Lucy ang braso ni Jasmine papunta sa may pintuan. Napakabastos mo talaga! Halika nga! Pagalit niyang sabi. Pwersahang bumitaw naman si Jasmine sa pagkakahawak na yun ng ina. Bakit ma? Ano bang masama sa sinabi ko? Sigaw ni Jasmine. Tumitig sa kanyang mga mata si Ginang Lucy ng galit na galit. Napakataas mo na, ha? Hindi ka pa nga doktor kung makapagmalaki ka, akala mo mangangain ka na ng tao? Delata lang yon, Jasmine. Sinusumpat mo na kaagad? Mariin niyang sabi. Halos tumaas ang kanyang presyon dahil sa sagutan nilang iyon ng kanyang anak. Eh bakit po ba kayo narito? Tapatin niyo nga po ako? Dahil ba sa padala ni Papa? Pwes kasasabi ko lang po. Dalawang buwan na siyang hindi nagpapadala at sariling sikap kong bumubuhay sa akin dito sa Maynila. Tapos ipagmamalaki niyo na nagpapadala kayo? Papalipasan niyo lang ang ilang araw ay uutangin niyo na rin? Wala naman talaga kayong malasakit sa akin eh. Dahil kung meron, hindi mo hahayaang saktan ako ng saktan ng magulang mong asawa na yan. Nung nasa poder niyo pa ako. Dahil kung tunay na mahal mo ako, uunahin mo ang sarili mong anak kesa dyan sa bago mo. Isang malakas at lumagatik na sampal ang pinakawala ni Ginang Lucy sa pisngi ng kanyang anak na si Jasmine. Bastos ka talaga? Ang yabang mo ah! Kung ano man yung pinagmamalaki mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay. Mariing sambit ng Ginang sa kanyang anak. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ang sagutan ng mag-inang Lucy at Jasmine. At paano na kaya si Jasmine ngayong hindi nagpapadala ng pera ang papa niya ng ilang buwan na? Anong kanyang gagawin? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Is this your apartment? Tanong ni Rob. Yes, come in. Sabi ni Jasmine at nabuksan na rin yung pinto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Bastos ka talaga! Ang yabang mo! Kung ano man yung pinagmamalaki mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka magtatagumpay! Mariing sambit ng Ginang sa kanyang anak. Sumagot naman si Tio Baldo. Lucy, tama na yan. Umalis na lang tayo. Total, hindi naman tayo welcome dito. Nag-aaksaya lang tayo ng pamasahe para sa bastos na anak mong yan. Kaya tama lang, desisyon niya na bumukod at mag-solo na lang dahil kung makakasama natin yan ulit sa bahay, nako, patawarin ako ng Diyos. Baka kung ano nang magawa ko rin yan. Kaya tara na. Huwag mo nang pag-aksayahan yan ng panahon. At may anak ka pa rito, si Alden. Sa kanya mo na lang ituon ang buong atensyon mo. Palibhasa, manang mana sa ugali ng balasubas niyang ama. Sigaw naman ni Baldo na nagpapigil din sa galit
dahil sa pagpapahiya sa kanya ni Jasmine. Ngunit ang mapasali na sa usapan ng ama ni Jasmine ay doon na siya hindi nakapagpigil. Huwag mong itadamay ang papa ko. Wala ka pa sa kalingkingan niya. At kung ang isusumbat ninyo ay ang paglolo ko niya kay mama, bakit hindi mo tanungin si mama kung sino talagang nauna sa kanilang dalawa at kung anong klase siyang asawa kay papa? Sigaw niya sa kanyang tiyuhin at saka dinuro pa niya ito. Kahit naman kasi nagloko ang ama ni Jasmine, ay mabait pa rin ito sa kanya at talagang may malasakit pa siya. Sa katunayan ay papa's girl naman talaga si Jasmine at nagkanda leche-leche lang ang buhay nila nang dahil kay Lucy. At nagkataon ding masama ang ugali na napangasawa ng kanyang ama kaya talagang hati na rin ang oras sa tulong nito sa kanya. Sa kabilang banday, tila nasakta naman si Ginang Lucy sa sinabi ni Jasmine. Walang hiya ka. Matapos kitang alagaan, gaganyanin mo ko? Wala kang utang na loob. Napakakapal na mukha mo. Palibasa kung ano-anong sinasabi sa'yo ng iyong ama, kaya nalalaso na pati ang utak mo. Tandaan mo to, Jasmine, ha? Wala ka sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa akin at ng Tito Baldo mo. Tatandaan mo yan. Mariing sabi ng Ginang. Kinaraganan ni Baldo ang kanyang anak na si Alden at niyaya na si Lucy na umalis. Tara na, nag-aaksaya lang tayo ng oras sa walang utang na loob na yan. Pagalit na sabi ni Baldo at patabog nang lumabas ng bahay. Sumunod na rin ang Ginang na samang-sama ang loob, hindi lang dahil sa sagutan nila ni Jasmine kundi dahil na rin sa hindi nila nakuha ang pera sa dalaga, which is yun naman talaga ang pakay nila. Napaupo na lamang si Jasmine sa kanyang sofa at doon ay tuluyan na siyang umiyak. Buisit! Buisit na buhay to! Paano ba maglaho? Ayoko na! Sabi niya sa sarili. Samantala, kina Rob naman ay tumataas din ang tensyon dahil sa taas ng expectation ng kanyang mga magulang sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit nagpupursige si Rob sa kanyang pagdodoktor. Ang mahigitan ng expectation ng kanyang istriktong ama. Rob, how's school? Tanong na kanyang inang si Ginang Claudia. Naroon naman sila sa pagkainan at sabay-sabay na kumakain. Good. We had a lot of exams lately pero kinaya naman. Sagot ni Rob. Sumabat naman si Ginoong Fernan. Dapat lang nakayanin mo, son. Don't disappoint me. Makahulugan niyang sabi. Tumingin naman sa kanya si Rob at sumagot. Yes, Dad. I know. Paninigurado niya sa ama. Ganito laging tagpo sa kanila. Malaki nga ang bahay, mahabang mesa, pero magkakalayo naman habang kumakain. Malungkot, tahimik, hindi usong pagkakamali at dapat puro perpekto at magaling. Na mga sumunod na araw, dala ng mabigat na emosyon ni Jasmine noong nakaraan, ay napasarap na ang kanyang tulog at nakaligtaan ang una nilang klase. Hoy, Jasmine! Bakit hindi ka umatend ng anatomy? At saka hinahanap ni Sir yung isang microscope. Hiniram mo ba? Bungad sa kanya ni Lorelie. Umupo na roon si Jasmine ang may nakakatamad na itsura. Oo, hiniram ko. Bukas ka na lang dadalhin. Marami ba tayong ginawa? Tanong niya sa dalawa. As usual, exam na naman. Teka, eh bakit ka nga ba wala kanina? Usisa naman ni Christy. Huminga ng malalim si Jasmine at saka sumagot. Wala ako sa mood eh. Tinanghali ako ng gising. Palusot niya. Tinitigan naman ni Lorelie ang kanyang mga mata na namumugto pa ng dahil sa pag-iyak. Tapos mugto pa yung mata mo? Tanong niya kay Jasmine. Hindi naman nakumbinsi kaya muling nagtanong si Lorelie. Yun totoo. Anong nangyari? Tas kilay niyang tanong. Wala. Nanood lang ako ng K-drama kagabi. Muling palusot niya. Kahit kaibigan niya ang dalawa, hindi pa rin niya magawang aminin sa mga ito ang kwento tungkol sa kanyang personal na buhay. Ayaw niya kasi nahusgahan siya o kaawaan kaya kinikimkim na lamang niya ang kanyang sama ng loob. At iniiyak na lamang. Wow! Ang isang Jasmine na atik sa mga evils at exams
ay mas inuunang panonood ng K-drama kesa sa ACADS. That's unbelievable, girl. Huwag nga kami. Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Christy. Eh, bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Pagsusungit naman ni Jasmine. Wala rin kasi siya sa mood na magpaliwanag, kaya binaliwala na lamang niya ang dalawa. Kung kaya't iniba na lamang niya ang usapan at ibinalay niya ang atensyon kay Rob. Asya nga pala, hinanap ba ako ng suplado na yan? Seryoso niyang tanong kina Christy at Lori Lee. Napatawa naman si Lori Lee, nakalog. Wow, ang lakas! E kulang na nga lang eh, isilid ka niyan sa sakot e tapon sa ibang planeta para hindi ka niya makita. Tapos, i-expect mo na hahanapin ka niya? Wow ha! Iba ka, Jasmine! Pagbibiro niya. Kung sa bagay, sino nga ba naman ako para hanapin, di ba? Seryosong sagot naman ni Jasmine. Bigla namang natahimik ang dalawa. Naramdaman nilang baka nga may pinagdadaanan ng kanilang kaibigan, kaya iniba na lamang din nila ang usapan. Hoy, ang drama mo ha? Joke lang yun. At ito na nga, kanina sa anatomy, nag-activity kami. Pero dahil kulang, itutuloy na lang daw bukas. Partner by partner, lalaki at babae. So, si mamang namili ng mga kapartner. At ang kapartner mo ay walang iba, kundi si... Nabuhayan naman si Jasmine sa sinabing iyon ni Lori Lee. Seryoso pa rin ang mukha niya pero sa loob-loob niya ay hinihiling niya na sana si Rob ang sabihin ito. Si Mr. Hottie Rob! Masayang pagpapatuloy ni Lori Lee. Hindi naman makapaniwala si Jasmine. Talaga? Nauutal na tanong ni Jasmine. Pero nakangiti pa rin ang dalawa. Yung totoo ha, sasaktan kita. Dagdag pa ni Jasmine. Oo nga, hindi ba Christy? Sabi pa ni Lori Lee at kaagad naman na sumang-ayon si Christy. Yes sis, to na yun. Kahit itanong mo pa sa kanya. Sabi niya. Inihanda naman ni Jasmine ang kanyang sarili at akma ng tatayo para siguraduhin nga ito kay Rob. Sigurado kayo ah, kapag ako napahiya na naman ah. Pananakot ni Jasmine sa dalawa. Hindi ka pa ba nasanay? Eh di ba lagi ka naman yung pinapahiya? Go na, lapitan mo na. Pamimilit naman ni Lori Lee. Dahil hindi na rin naman kompleto ang araw ni Jasmine na hindi nasusungitan ni Rob, ay lumapit na nga siya dito. Totoo man o hindi ang sinasabi ng dalawa, ay wala na siyang pakialam basta ang gusto lang din niya ay makita at makausap ang masungit na si Rob. Na makalapit si Jasmine ay kaagad niya nang tinanong ang binata. Hi! Ikaw nga bang partner ko sa anatomy? Diretsahan niyang tanong. Napatingin naman si Rob sa mga mata ni Jasmine na namumugto. Hindi na lamang niya ito pinansin bagkos ay sumagot na lang. Unfortunately, yes, sabi niya. Napataas naman ang kilay ni Jasmine sa sagot na iyon ni Rob. Wow ah, unfortunately talaga. Anyway, kailan tayo gagawa? Bukas na raw ang presentation ah. Sabi ni Jasmine sabay irap. Umupo na rin siya sa tabi nito. I think wala na tayong klase kaya pwede na nating simulan ngayon. Sabi naman ni Rob. Okay lang ba sayo? Dugtong niya sabay tingin kay Jasmine. Kailangan maging mabait ngayon ni Rob sa kanya para makisama si Jasmine sa task nila. Sa kanya kasi nakasalalay ang magiging grado nila. Kapag hindi maayos ang assigned topic kay Jasmine, ay damay na rin pati ang grado niya kaya kailangan niyang maging mabait sa babae kahit dalawang araw lamang para magseryoso ito. Oo naman, tara na. San ba tayo gagawa? Tugon naman ni Jasmine na tila biglang sumaya. Nag-isip naman si Rob. We need an area na walang crowd. Natahimik. No distractions at tigit sa lahat. Yung walang time limit ang pagstay. May alam ka ba? Tanong niya kay Jasmine. Ang tanging maisasuggest lang naman ni Jasmine ay ang kanyang apartment. I think... Oo. Tugon ni Jasmine. Where? Tanong naman ni Rob. Hindi na sinabi ni Jasmine kung saan at bigla na lamang hinila si Rob palabas ng classroom. Napatingin na lang sina Christy at Lori Lee at saka umiling-iling.
Basta, tara na. Sabi ni Jasmine na tumayo na rin si Rob. Hindi na rin naman ito makakaangal pa dahil si Jasmine ang batas ngayon. Eh saan ba tayo pupunta? Malayo pa ba? Tanong ni Rob. Hindi, malapit na. Dito lang oh. Sagot naman ni Jasmine. Sandali silang huminto upang kausapin ni Rob ng masinsinan si Jasmine. By the way, we need this to be perfect, okay? Sa'yo nakasalala ang grades ko. Kapag pumalpa ka, ibig sabihin damay ako. Kaya please, I need your cooperation. Nag-aala lang sabi ni Rob. Oo na, masyado ka namang kabado eh. Ako lang to, okay? At isa pa, hindi lang ikaw nangangailangan ng good grades. Ay hindi pala, best grades. I need it too. Sagot naman ni Jasmine. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa apartment ni Jasmine. Is this your apartment? Tanong ni Rob. Yes, come in. Sabi ni Jasmine at nabuksan na rin niyang pinto. Nang makapasok sila ay kung anong kalat kahapon ay ganun pa rin ang kalat ngayon. Malinis din kasi sa gamit at sa katawan si Rob kaya tila nadismaya siya sa natat na nakalat sa loob. You're a terrible housemate, ang kalat mo. Sabi ni Rob kay Jasmine. Umirap naman si Jasmine at nagtungo sa kanyang ref para kumuha ng kanilang mamemeryenda. Ay nako, pwede ba? Nasermo na ako ng nanay ko tungkol dyan kahapon kaya kota na ako. Kaya please, enough na. Sabi niya. Upo ka, huwag kang mahiya. Maghahanda lang ako ng merienda mo. Dagdag niya pa at umupo na rin si Rob habang iginagala pa rin ang kanyang paningin sa buong paligid. No need. Simulan na lang natin para mabilis tayo matapos. Pag ayaw naman ni Rob. Eh bakit ka ba nagmamadali? Di ba ito naman ang gusto mo? Ang lugar na walang time limit. Kaya go with the flow ka lang. Mag-relax ka lang dyan para may lakas tayo mamaya. Sagot naman ni Jasmine. Namilog naman ang mga mata ni Rob sa sinabing iyon ng dalaga. Ha? Nagtaka niyang tanong. May lakas sa paggawa ng presentation. Nag-iisip ka na naman ng masama eh. Pagpapatuloy naman ni Jasmine sabay tawa. Namula naman ang dalawang pisngi ng pinata tsaka sumagot. Whatever. Aniya. Ang nahanap sa ref ni Jasmine ay ang isang linggo niya ng stock ng french fries kaya ito na lamang ang kanyang niluto. Ilang minuto pa ay natapos na rin siya at sinamahan na si Rob doon sa may sala. Here, may stock pa pala ako na fries sa ref. Kain ka na. Sabi ni Jasmine at saka ipinatong na sa may center table ang dalawa niyang plato na may lamang fries at dalawang sito. Napansin naman ni Rob na puro processed food ang stock na pagkain doon ni Jasmine kaya inapunan niya ito. Puro processed food ang kinakain mo? Taas kilay niyang tanong sa dalaga. Umupo na rin doon si Jasmine. Oo. Kung lalabas pa ako at pupunta sa mga restaurant para lang makakain ng fresh food, eh baka ngayon pa lang nag-stop na ako sa pag-aaral dahil sa taas ng expenses dito sa Maynila. Sagot niya. Eh pwede ka namang mag-grocery ng mga gulay or meat or fish. Dagdag naman ni Rob. I can't cook. At saka ubos oras lang yon. Pagkagaling ko kasi sa school, nakaupo na ako dyan at nagbubuklat na ng notes ko. Tapos pag sobrang pagod, dyan na rin ako nakakatulog. Paliwanag naman ni Jasmine. Napangisi naman si Rob. So, nag-aaral ka pala? Pabiro niyang tanong. Tinaasa naman siya ng kilay ni Jasmine. Anong palagay mo sa akin? Nag-aaral din ako, no? Para sa pangarap. Tugon niya. Tumangutang muna lamang si Rob. Okay, I think that's enough. Let's start. Sabi ni Rob na pawang nakaapat lamang na piraso ng fries ang nakain. Sure ka? Paninigurado naman ni Jasmine. Yes. Matipid na sagot naman ni Rob. Okay. Sagot naman ni Jasmine at nagsimula na rin sila sa reports na kailangan nilang gawin. Ilang oras din bago nila iyan natapos. At sa wakas ay makakapahinga na rin sila. I think we're done. Ano oras na ba? Oh, 8 na pala. I need to go. Sabi ni Rob sabay tingin sa kanyang relo.
Uminit naman si Jasmine dahil sa pananakit ng likod at saka humikab. Aalis ka na? Bakit hindi ka na lang muna maghaponan? Tanong ni Jasmine. Muling napatingin si Rob sa natitirang dalawang delata ni Jasmine. Eh, dalawa na lang yung delata mo. Kung kakainin pa natin ang isa, iisa na lang matitira sa'yo. At saka veggies lang din ang kinakain ko sa gabi. Salamat na lang. Mauna na ako. Sabi ni Rob at saka inayos ng kanyang mga gamit. Sa huling pagkakataon ay muling tinanong ni Jasmine si Rob. Sigurado ka? Tanong niya. Yes. Nakangiting sagot naman ni Rob. Kailangan na rin kasing bumalik ni Rob sa kanilang campus dahil doon nakapark ang kanyang sasakyan. Okay, bukas na lang. Sabi naman ni Jasmine at saka sumagot naman si Rob. Okay, thank you. Aniya. Hanggang sa pintuan ay habol pa rin ang tingin ni Jasmine kay Rob. Bye. Ingat ka. Pahabol niya. At tila hindi na nga naaalis sa mga ngiting yon sa kanyang mga labi. Hindi na nga yata siya nakatulog dahil sa wakas ay bumabait na rin sa kanya si Rob. Sa isip niya ay sana magtuloy-tuloy na ang maganda nitong pakikitungo sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Magtutuloy-tuloy na kaya ang magandang pakikitungo ni Rob kay Jasmine? Ano kaya magiging resulta ng kanilang presentation? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang mga future doctor dapat best example sa lahat. Hindi dapat nagpapalipas ng gutom matigit sa lahat, kumakain ng masusustansyang pagkain. Kaya ito, may dala akong fresh food. Kain tayo. Pagyayapan ni Rob kay Jasmine. Bakit? I mean, parang bait mo yata ngayon sa akin. Anong masamang espiritong sumapi sa'yo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi na yata siya nakatulog dahil sa wakas ay bumabait na rin sa kanya si Rob. Sa isip niya ay sana'y magtuloy-tuloy na ang maganda nitong pakikitungo sa kanya. Nang sumunod na araw ay natapos at nakaraos na rin sila sa kanilang presentation at sila pang nag-rank 1 sa anatomy. Walang mapagsidla ng saya ni Jasmine kaya masaya niyang binati si Rob. Ay, salamat naman at nakaraos na tayo. Congrats sa atin! Sabi ni Jasmine. Habang naglalakad palabas ng campus ay nakabuntot pa rin siya kay Rob. Kaya nga, thanks for the cooperation. Tago naman ni Rob. Bumait lamang si Rob kay Jasmine dahil kailangan itong makapasa sa anatomy kaya ngayong tapos ng task nila ay unti-unti na ulit na nagiging mailap sa kanyang binata. Wala yon, deserve natin to. Sabi naman ni Jasmine. Muli naman niyang tinanong binata. Ano? Gusto mo treat kita? Coffee? Nagko-coffee ka ba? Iyaya ni Jasmine kay Rob. Umiling naman ang binata. I don't drink coffee. May gagawin pa ako. Ikaw na lang. Sige, alis na ako. Sabi niya. Please, I insist. Dapat nating i-celebrate to dahil tayong first place kanina. Sige na. At saka wala rin mga kaibigan ko. Wala akong makakasama. Pakiusap ni Jasmine. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap nang makarating na sila sa labas ng gate, ay isang pamilyar na boses naman ang tumawag kay Jasmine. Ang kanyang inang si Ginang Lucy. Anak, Jasmine! Nakangiti nitong tawag sa kanyang anak na akala mo'y walang nangyari noong nakaraan sa pagitan nilang dalawa. Ma? Nagtatakang tugon naman ni Jasmine. Napatingin din doon si Rob at saka tuluyan na nagpaalam. Mauna na ako. Sabi niya. Ngunit may kung ano sa loob ni Rob na tila gusto niyang marinig ang pag-uusap ng dalawa kaya bago siya pumunta sa parking ay palihim siyang nagtago doon sa may poste. Samantala ay lumapit naman si Ginang Lucy sa kanyang anak. Anak, sorry no nakaraan ha. Nabigla lang ako sa mga nasabi ko. Alam kong nasaktan kita. Kaya sorry anak.
paumanhin ng ginang na animo isang maamong tupa na ang kulang na lamang ay lumuhod sa harapan ng kanyang anak na si Jasmine. Ngunit blanco lang ang reaksyon at mukha ni Jasmine dahil kilala niya na ang estilong ito ng kanyang ina. "What do you want, ma?" Taas kilay nitong tanong. "Grabe ka naman. Ganyan kaagad ang bungad mo sa akin? Hindi ka malahahalik o babatiin man lang ako? Ako na nga itong nagpapakumbaba, ayaw mo pa?" Sagot naman ni Ginang Lucy na halatang pinipigilan lamang na magalit para sa kanyang pansariling pakay. "I know you, ma. Please, anong kailangan niyo? Nagmamadali ako." Uwi ka naman ni Jasmine. At doon ay sinabi na rin ng Ginang ang kanyang pakay. "Ay, sige na nga. Kailangan ko ng pera. Baka may pera ka dyan." Sabi ni Ginang Lucy na animoy isang maamong tupa. Huminga naman ng malalim si Jasmine at saka umiling. Alam niyang ito ang pakay sa kanya ng kanyang ina. "Sabi ko na nga be." Iiling-iling na sabi ni Jasmine sa ina. "Baka nagpadala ng papa mo. Nakadisgrasyang Theobaldo mo eh. Sa kalasingan ay nabugbog niya ang kainuman niya kaya ngayon ay nakakulong siya. 30 mil ang kailangan niya anak. Baka meron ka dyan. Pautangin mo naman ako." Pagmamakaawa ng Ginang. Sa tunay ay hindi naman alam ni Jasmine kung kailan nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo ang kanyang ina. Nawalan na rin siya ng tiwala rito dahil sa pagkagahaman sa pera. 30,000 ba? Eh kulang pa nga po itong pinadala ni Papa para sa tuition ko. Hiwalayin yun na kasi. Sakit sa ulo yung kinuha niyo eh. Gulat na sagot naman ni Jasmine sa kanyang ina. Muli namang nang makaawa ang Ginang. Kailangan niyang mahuli ang loob ni Jasmine dahil kung papatulan niya ito, lalong magsasawalat wala ang pagluwas niya ng Maynila. "Anak, please. Sabihin mo ng mga gusto mong sabihin, tatanggapin ko. Lulunukin ko lahat. Please, anak. Wala na lamang talaga akong malapitan pa. Maawa ka naman. Nanay mo pa rin naman ako, di ba? Ibabalik ko rin. May sideline naman ako ngayon. Ibabalik ko bago kayo magbayaran ng tuition. Pangako ko yan." Paninigurado naman ang Ginang. Dahil hindi naman matiis si Jasmine ang kanyang ina, ay kinuha na nito sa kanyang bagang kakawithro lamang niya na pang tuition na kakapadala lamang ng kanyang ama. "Eto, ibabalik niyo ma ha? Hindi ako makakatake ng exam sa susunod kapag hindi buo ang bayad ng tuition ko," sabi niya sa ina. Tila nagpeso sign naman ang mga mata ni Ginang Lucy nang makita ang makapal na lilibuhing pinahiram sa kanya ng kanyang anak. Tinulungan niya ito hindi para sa walang kwenta niyang stepfather, kundi dahil sa kanyang ina, dahil sa pagdedelihensya ng pera. "Nako, maraming salamat anak. Sabi ko na nga ba talagang malambot pa rin ang puso mo. Salamat anak." Pasasalamat ng Ginang at saka mabilis na inabot ang pera dahil baka magbago pa ang isip ng kanyang anak na si Jasmine at saka isinilid na sa kanyang itim na bag. "Sige na, umalis na kayo, baka maiwan kayo ng biyahe," sabi naman ni Jasmine sa ina. "Salamat anak," sabi ng Ginang at saka umalis na. Hindi pa man nakakalayo ang Ginang ay sandali muna siyang huminto sa saktong kinatataguan ni Rob. "Tanga talaga kahit kailan si Jasmine, oh. Madali pa rin maloko. Ano sa akala niya? Na siya lang magpapakasasa sa pera ng utu-utu niyang ama? May pansubil na naman ako. Hindi ko to sasabihin kay Baldo." Nakangising sabi ni Ginang Lucy at narinig naman yon lahat ni Rob. Nang makaalis ang Ginang ay lumabas na rin si Rob sa kanyang pinagtataguan. "Oh, nariyan ka pa pala?" tanong ni Jasmine. "Hindi naman ako umalis eh," sagot niya. Tila nagbago naman ang timpla ng mukha ni Rob at siya nang nagyaya ka Jasmine na magkape. "Tara na, magkape." Nakangiting yaya ni Rob kay Jasmine. Nagtaka naman si Jasmine. "Akala ko ba ayaw mo?" "Gusto ko na ngayon," sabi naman ni Rob. Ngunit dahil nawala na rin naman na sa mood si Jasmine, ay tinanggihan na muna niyang binata. "Sa ibang araw na lang, parang kumukulong tiyan ko eh. Una na ako," sabi niya.
Talaga? Muling tanong ni Rob. Oo, sige, bye. At tuluyan na rin umalis si Jasmine patungo sa kanyang apartment. Okay. Ingat. Tugon naman ni Rob. Alam ni Rob na kaya ito nawala ng gana ay dahil sa kanyang ina. At alam din niya na kaya marahil na mumugto ang mga mata noong isang araw ni Jasmine ay dahil pa rin sa kanyang ina. Medyo nagbagong pakikitungo niya sa dalaga simula nang marinig niya ang lahat. Na sa kabila pala ng mga ngiti nito ay may nakakubling lungkot dahil sa mga personal niyang problema. Kaya naisip ni Rob na ibili na lamang ito ng pagkain na panghapunan at puntahan sa kanyang apartment. Hapon na nung nakapunta si Rob at kumatok sa pintuan ng apartment ng dalaga. Sandali, nariyan na! Malakas na sigaw naman ni Jasmine. Nasa kusina kasi siya at doon nag-aaral. Nang buksan niya ang pinto ay laking gulat niya sa kanya nakita. Rob? Utal na sabi ni Jasmine. Nakangiti naman si Rob sabay tanong na, pwede ba akong pumasok? Tumango naman si Jasmine at hindi pa rin makapaniwala sa pagpunta doon ni Rob. Para sa kanya ay isa itong himala. Oo naman, tuloy ka. Nauutal na sagot ni Jasmine. Nang makapasok si Rob ay dumiretso ito sa may mesa sa kusina at ibinaba ang daladalang supot na may naglalamang pagkain. Napatingin muli siya sa dalawang delata na nakita rin niya noong isang araw. Dalawa pa rin yung delata mo, hindi ka pa kumakain? Nagtataka niyang tanong kay Jasmine. Busog pa ako eh. Pagsisinungaling naman ang dalaga. Dahil ang totoo ay sagad na talaga ang pagtitipid niya ngayon kaya hanggat kaya niyang tiisin ang gutom ay titiisin niya. Humingaw naman ng malalim si Rob at saka umiling. Ang mga future doctor dapat best example sa lahat. Hindi dapat ang papalipas ng gutom. At higit sa lahat, kumakain ng masustansyang pagkain. Kaya ito, may dala akong fresh food. Kain tayo. Sabi niya. Binuksan niya na isa-isang supot at inilabas ng mga pagkain dala. Nagtataka na rin si Jasmine sa ikinikilos ni Rob na sa isang iglap ay bigla na lamang bumait sa kanya. Tapos ngayon ay may dala pang mga pagkain. Bakit? Bakit parang ang bait mo ngayon sa akin? Anong masamang espiritong sumapi sa'yo? Naguguluhan niyang tanong sa lalaki. Grabe naman sa masamang espirito. Nasa mood lang ako. Sige, kain na tayo. Kaya ang payat-payat mo eh. Hindi na rin masarap to kapag malamig na. Alok niya kay Jasmine. Napangiti na lamang si Jasmine sabay sabing, Okay, thank you. Habang lumilipas ang mga araw ay tila gumagaan na nga ang pakitungo nila sa isa't isa. Mas napapalapit na si Rob kay Jasmine at hindi na rin niya ito nasusumitan. Tila nabalingan ni Jasmine ang pagiging seryoso at pagkamisteryoso ni Rob at bigla na lamang niya itong napaamo. Nang sumunod na araw, mag-isang nasa lab si Rob kaya sinamantala ni Christy ang pagkakataon para puntahan siya doon. Hi Rob! Bungad niya kay Rob. Binati rin naman siya ng binata. Hi! Sabi niya. Napangiti naman si Christy at naupo na sa ibabaw ng mesa. Habang si Rob naman ay abala naman sa pagmamicroscope. Wow! Ang bilis ko namang nakuha ang hi mo kumpara kay Jasmine. Maating sagot ni Christy. Sandali namang natigilan si Rob. Tila may gustong ipahiwatig ang babae sa kanya. Sa tinagal-tagal kasi ay ngayon lamang siya kinausap nito. At isa pa, hindi naman siya interesado kaya inusisa niya ng dalaga kung ano bang kailangan nito sa kanya. Sandaling huminto si Rob sa ginagawa. What do you want? Nagtatakang tanong ni Rob kay Christy. Doon ay sinimula na rin ni Christy na sabihin ang mga gusto niyang sabihin sa binata. Ang mga salitang matagal niya ng kinimkim. At ngayon na nabigyan na siya ng pagkakataon at lakas ng loob, ay handa na siyang magtapat ng kanyang nararamdaman para sa binata. Alam mo, I'm not like Jasmine na maraming arte. Para lang magpapansin sa'yo. Manggantong klase ng babae ang mga easy to get. Panimula niya. At una pa lang, ay alam na ni Rob ang pakay ng babae base sa paninira nito kay Jasmine. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Rob nang madamay ang pangalan ni Jasmine.
Bakit mo sinasabi yan? Hindi ba kaibigan mo siya? Are you backstabbing her? Taas kilay niyang tanong. Of course not. We're friends. But not good friends. I hate her, actually. Siya yung tipo ng kaibigan na hindi mo maaasahan sa lahat ng oras. Attention seeker. Papansin kumbaga. Gusto niya, siya laging center of attraction. Siya laging bida. Ayoko ng ganun. Nung una nga eh, ayaw niya sa'yo. At ako talagang may malalim na gusto sa'yo. Pero nang nakita ka niya, pumapal na lang siya bigla. Biglang gusto ka niya na kaagad. She's so pathetic. Actually, ang laki rin ng utang niyan sa amin ni Lorelee. Pero hindi na namin siningil dahil nakakaawa naman, puro daing. Kaya Rob, I want you to stay away from her. She doesn't deserve you. Ako ang nararapat sa'yo. At hindi siya. Pagtatapat ni Christy na ikinabigla naman ni Rob. Hindi niya akalaing masasabi iyon ni Christy laban sa kaibigan niya. Lagi naman niya nakikitang magkasama ang mga ito at nagtatawanan pa nga. Pero hindi naman akalain ni Rob na may ganito na palang nararamdaman si Christy sa kanyang kaibigang si Jasmine. Ngumisi naman si Rob. You're so funny. Nakangisi niyang sabi. Nagtaka naman si Christy at saka sumagot. Huh? Funny? What are you saying? Naguguluhan niyang tanong kay Rob. Katulad ng cancer, maraming namamatay dahil sa toxin sa ating katawan. Kapag kumalat yon, lalong kakainin na ng buong sistema ng taong may cancer. Hanggang sa tuluyan na itong lumala at mauwi sa kamatayan. Si Jasmine, ihahalin tulad ko siya sa isang sakit na cancer. At ikaw? Ikaw ang toxic sa katawan ni Jasmine. Sa lahat ng mga sinabi mo, sa tingin ko'y walang tumama sa pagkakakilala mo kay Jasmine. At ang isang doktor, dapat profesional. At hindi hinihila ang kapwa niya doktor pababa. Kaya sa tingin ko, hindi ka mabuting kaibigan. Ang bawat salitang binitawan ni Rob ay ang mga salitang ayaw marinig ni Christy. Inaasahan niya na ito na ang magiging reaksyon ni Rob sa kanyang pagtatapat, ngunit tinuloy pa rin niya dahil sa pag-aakalang magugustuhan din siya nito. Kaya bago pa man siya tuluyang masaktan sa mga kasunod pang katagang kanyang binitawan, ay mabilis nang naputol ni Christy at mabilis itong nahalikan sa kanyang labi. Namilog naman ang mga mata ni Rob sa gulat. Wala pa mang ilang segundo ay pumasok na sa loob si Jasmine at tila nalaglag na ang kanyang panga sa kanyang nasaksihan. Rob? Utal na sabi ni Jasmine. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magbabago sa pakikitungo ni Jasmine at Rob sa isa't isa pagkatapos ng masaksihan ni Jasmine? Magtagumpay kaya si Christy sa kanyang plano? Anong pagpapaliwanag ang gagawin ni Rob? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ikaw ang pinaka-espesyal na babae na nakilala ko. That kiss, yung nakita mo kanina, that was Christy's intention. Totoo ba yan? Nauutal na tanong ni Jasmine. Oo, bakit naman ako magsisinungaling? Kung ganon, kiss me. Paghahamon ni Jasmine. You don't need to ask for it. Dahil gusto akong ibibigay yan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Wala pa mang ilang segundo ay pumasok na sa loob si Jasmine na tila nalaglag na ang kanyang panga sa kanyang nasaksihan. Rob? Utal na sabi ni Jasmine. Nanginginig na nga rin ang kanyang mga tuhod at hindi na alam kung paano pa humakbang para makalayo sa lugar na yon. Tila nga nawala si Jasmine sa kanyang buong sistema at na-stuck sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nang bumalik ng ulirat ni Jasmine ay kumaripas na ito ng takbo papalapas ng silid.
Samantala, itinulak na rin ni Rob si Christy palayo sa kanya na nagbigay ng isang nanilisik na tingin na animoy diring-diri sa babae. Stay away, Jasmine! Wait! Sabi niya tsaka akma nang hahabulin si Jasmine. Kaagad naman nagsalita si Christy. Hayaan mo na siya! Malakas niyang sabi kay Rob. Shut up! I like Jasmine. At walang kahit na anumang salita na nagmula sa'yo o sa kahit kaninong makakapagpabago ng nararamdaman ko para sa kanya. Marain niyang sabi sa dalaga, tuluyan ang lumabas ng kwarto para sundan na si Jasmine. Rob! Malakas na tawag ni Christy hanggang sa maiwan na nga siya mag-isa doon sa loob ng silid. Nang makarating si Rob sa may hallway, ay sakto at nakita niya ang isa pa nitong kaibigang si Lori Lee. Hey, have you seen Jasmine? Habol hininga niyang tanong sa dalaga. Maya-maya pa ay kasunod na rin niya si Christy. Sagot ni Lori Lee tsaka napabaling atensyon kay Christy na nakatayo sa likod ni Rob. Nag-iya siya sa akin na mag-club eh. Pero ang alam ko, umuwi muna siya. Christy, bakit magkasama kayo? Nagtatakang tanong ni Lori Lee. Hindi na naman pinansin ni Rob dahil tanging si Jasmine lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Saan club? Tanong niya. Sa Polaris. Kinagabihan dahil hindi natagpuan ni Rob sa kanyang apartment si Jasmine kanina, ay doon na lamang siya nito pinuntahan sa Polaris kung saan siya nagpa-party. At sakto namang naroon nga ang dalaga at maaga pa lang ay tila wasted na siya at nagwawala na sa dance floor. Woo! Besting buhay to! Bakit pa nga ba nabuhay ako? Kampay! Sabi niya sa mga kasama niya roon na mga hindi kakilala. Doon ay nilapitan na siya ni Rob. Jasmine, let's go! Utos niya sa dalaga. Sa lakas ng sounds ay kinailangan niya pang sumigaw para marinig siya nito. Napahinto naman si Jasmine at unti-unti na rin nawawala ang balanse dahil sa kalasingan. Oh, Mr. Hottie! Kung tawagin ang magaling kong kaibigan na si Christy, nandito ngayon sa harapan ko. Panimula ni Jasmine. Hindi na yun pinansin ni Rob bagkos ay paulit-ulit lang yung pinilit ang babae para sumama na sa kanya dahil kung hindi siya dumating, marahil ay kanina pa nabastos ang babae. Dahil na rin sa maiksing damit na suot nito na nagpapaakit sa mga mata ng mga kalalakihang naroon sa loob ng Polaris na kanina pa rin nakatingin sa kanya. Let's go, lasing ka na! Sigaw pa ni Rob ngunit tila wala rin narinig ang babae at patuloy pa rin sa pagsasayaw at pag-intak doon sa dance floor habang hawak-hawak ang bote ng beer. Ayoko! Ano bang pakialam mo? Doon ka sa kaibigan ko. Total naman naghatikima na kayo, diba? Magsama-sama kayo. Pagpupumiglas naman ni Jasmine na talagang ayaw makinig kay Rob. Dahil naiinis na rin sa Rob, wala na siya nagawa pa, kundi buhatin ito ng walang pakundangan kahit na pagtingin na sila ng mga taong naroon. Ayaw mong sumama, ha? Sige, bubuhatin kita. At tuluyan nang ang kinarga ni Rob si Jasmine. Anak ng... Hoy! Ibaba mo ako! Ano ba? Pagpupumiglas sa man ng babae at sinuntok-suntok pa ang likod ng lalaki. Wala namang pakialam si Rob sa asal ni Jasmine dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay mailayo si Jasmine sa lugar na iyon. Nang makarating sila sa sasakyan ay mabilis nang binuksan ni Rob ang pinto at doon ay ipinasok na si Jasmine. Diyan ka lang, huwag kang lalabas! Sabi pa ni Rob kay Jasmine. Parang lantang gulay na rin naman si Jasmine kaya talagang hindi niya na magawang tumayo o maglakad na lang. Mahina kasi ang tolerance niya sa ala kaya hindi talaga siya nagiinom ng sobra. Ngayon lang dahil sobrang bigat na ang kanyang nararamdaman. Ano ba problema mo? Gusto ko pa mag-party eh. Umuwi ka na nga at mag-aral ka na lang. May exam pa tayo bukas, diba? Baka bumagsak ka pa. Patuloy niyang pagmamaktol sa loob ng sasakyan. Sinimula na rin paanda rin ni Rob ang sasakyan. Just shut up! Sabi niya sa babae. Ano bang kinagagalit mo? Bakit ba? Bakit ba ayaw niyo ako makitang masaya? Bakit ba kayo ganyan? Wala na ba talaga akong karapatang magsaya? Sabi naman ni Jasmine na naluluha na rin ang kanyang mga mata. Hindi na ito sinunod ni Rob hanggang sa marating na nila ang apartment ni Jasmine. We're here! Sabi ni Rob. Inalis niya ang seatbelt at saka bumaba na.
Sinabing ayoko pang umuwi. Sabi ni Jasmine na napakapit pa rin sa kanyang kinauupuan. Halika na, baba na. Napasigaw na rin si Rob kaya medyo nabigla si Jasmine at bumaba na rin ng sasakyan. Nang makapasok sila ay patuloy pa rin ang pagtataboy ni Jasmine kay Rob. Umalis ka na nga, doon ka na kay Christy. Magsama kayong dalawa. Sabi niya na animoy isang bata. Hinila naman siya ni Rob at parasahan ng pinaupo doon sa kanyang sofa. Maupo ka nga dyan. Look at yourself. Hindi ka na nga kumakain, maglalasing ka pa. Eh kung matrigger ang acid mo, eh di sakit pang nakuha mo. Paninermo naman ni Rob sa kanya. Oh, eh di ikaw nang perfect na doktor. Ikaw na. Ikaw na the best among the rest. Pang-aasar pa ni Jasmine. Shut up, Jasmine. This isn't you. Mariing sabi naman ni Rob. So, sino pala ako? Ano pala ako? Sige nga. Sino ako, Rob? Wika ng babae na tila nawawala na sa kanyang sarili, dala ng matinding selos at galit. Your... Tila hindi naman maituloy ni Rob ang kanyang gustong sabihin dahil hindi naman talaga alam kung paano uumpisahan. At dahil lasing si Jasmine at wala na sa tamang sistema ngayon, ay baka hindi nito maintindihan ang gustong ipahatid o sabihin sa kanya ni Rob. Kaya nag-aalinlangan itong sumagot. Ano? Hindi mo masabi? Mahirap sabihin. Kasi, mahirap naman talaga akong pakisamahan. Dahil attention seeker ako. Lagi na lang akong namamalimos ang atensyon. Lagi na lang akong nanghihingi ng oras. I am nothing but a failure and a trash. Wala akong kwenta. Wala na. Sabi ni Jasmine. That's not true, Jasmine. Ikaw ang pinaka-espesyal na babae na nakilala ko. That kiss? Yung nakita mo kanina, that was Christy's own tension. Sana nakita mo rin kung paano ko siya pinagtubuyan. At sana narinig mo rin kung paano kita ipinagtanggol sa sarili mong kaibigan na puro paninira lang ang sinabi sa akin na matungkol sa'yo. She's toxic and you shouldn't have a friend like her. At kung narinig mo lang siguro yon, hindi sana ganyan ang reaksyon mo. She said that she likes me. Pero binaliwala ako yan dahil may ibang ginugusto ang puso ko. At alam mo kung sino? Ikaw. Ikaw, Jasmine. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang ang gugustuhin ko. You are one of a kind and I never realized na mahuhulog ako ng ganito. I like you, Jasmine. Pagtatapat pa ni Rob. Tila natigilan naman si Jasmine sa kanyang paghihimutok at tumitig sa lalaki. Totoo ba yan? Nauutal na tanong ni Jasmine. Oo. Bakit naman ako magsisinungaling? Sabi niya sa malumanay na boses. Kung ganon, kiss me. Paghahaman pa ni Jasmine. You don't need to ask for it dahil kusa akong ibibigay yan. At tuluyan na rin hinalikan ni Rob si Jasmine sa kanyang mga labi. Hanggang sa tuluyan nang may mangyari sa kanilang dalawa at ang kininang buong gabi. Samantala, habang nagsasalita si Lori Lee ay tila wala naman sa ulirat si Jasmine at nakatulala lamang sa kawalan. Jasmine, okay lang ba kayo ni Christy? Hindi naman ako manhid para hindi mapansin hindi kayo okay. May nangyari ba? Ayaw din kasing magkwento sa akin ni Christy eh. Ngunit tila hindi maganda ang pakiramdam ng babae. Dahil hindi ito mapakali sa kanyang kinauupuan, kaya muli itong tinanong ni Lori Lee na may pag-aalala. Jasmine, okay ka lang? Napahawak naman si Jasmine sa kanyang tiyan. Parang nasusuka ako eh. Sa pagkakataong yun ay hindi naman nalaman ni Lori Lee ang gagawin. Seriously? Punta ka na kaagad sa CR, tara, samahan kita. Wika niya. Pinigilan naman siya ni Jasmine bagos siya na lamang nagtungo sa banyo ng mag-isa. O, huwag na. Kaya ko na to. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo. At doon nga'y nagsuka na siya. Halos hinanghina na nga ang kanyang katawan dahil ilang araw na rin siyang ganito. Ayoko na. Nanghihina na ako. Ano bang nangyayari sa akin?
Tumuhoy siya, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Ilang sandali pa, lumabas na rin siya at doon ay natatandaan niya si Rob na naghihintay sa kanya. Ano, Jasmine, okay ka na? Nag-aalala ang tanong ni Rob. Halata sa itsura ni Jasmine ang panghihina. Oo. Okay na ako nang maisuka ko na lahat. Nagtaka naman si Rob sa narinig. Nagsuka ka? Tanong niya. Yes. Actually, pa 1 week na. Hindi ko nga rin alam mo nangyayari sa akin. Do you think I'm sick? Nag-aalala naman niyang tanong kay Rob. Doon ay tila kinutuba na si Rob na hindi na lamang ito normal na pagsusuka. I guess not. You're not sick, but I think I know what's happening to you. Sabi ni Rob. Kumunot naman ang noon ni Jasmine at saka sumagot. What? Paano mo nasabi? Sigurado ka? Huminga ng malalim si Rob at saka sumagot. We're doctors, Jasmine. Baka lang nakakalimutan mo. Sabi niya. Nang matapos ang klase ay dumaan muna sila sa pharmacy upang bumili ng ilang pregnancy test. Hinala ni Rob na buntis si Jasmine kaya kailangan nilang makasigurado rito. Matapos nila makabili, nagtungo na kaagad sila sa apartment ni Jasmine. Ilang minuto rin doon sa loob ng banyo si Jasmine. Oh my God! Sabi ni Jasmine sa sarili at saka binuksan niya ang pinto ng banyo. Kaagad naman tumayo si Rob at saka nilapitan si Jasmine. What? Tanong niya. 3 beses kong sinubukan. Pero 2 guhit talaga, Rob. Sabi ni Jasmine. Positive? Muling tanong ng binata. Tumango naman si Jasmine. Yes, buntis ako, Rob. Sa narinig na iyon ay muling bumalik si Rob sa pagkaupo at umupo na rin si Jasmine. Ano gagawin natin? Nauutal na tanong ni Jasmine. Gulong-gulo naman ang isip ni Rob. I don't know. Sabi niya. Napataas naman ang boses ni Jasmine at halatang nadismaya sa sinagot na iyon ni Rob. Ha? Huh? Hindi mo alam? I will try to tell my parents. Nauutal na sagot ni Rob. Lalo namang nakaramdam ng galit si Jasmine. Try? Yes, try. Jasmine, you don't know them. Lalo na si Daddy. Mas terror pa siya kaysa sa mga naging professors natin. At mataas ang expectations niya sa akin. Kaya kailangan kong higitan lahat ng med students dito dahil may kailangan akong patunayan sa kanya. May kasunduan kami. Kaya susubukan ko na ipaalam sa kanila to. Tila bumagsak naman ang balikat ni Jasmine sa sinabing iyon ni Rob na tila wala pang kasiguraduhan kung papanagutan siya ng binata. So, paano kapag hindi pumayag? Huwag ka munang mag-isip ng negative. Hintayin muna natin ang isasagot nila, okay? Sagot ni Rob. Kinagabihan, sinubukan nang sabihin ni Rob sa kanyang mga magulang na nakabuntis siya. Mom, Dad, I have something to tell you. Abot-abot ang kaba niya ngayon dahil tila alam niya nang isasagot ng kanyang ama. Is this important? Tanong naman ang kanyang ama. Yes, Dad. Sabi niya. Then what is it? Sandaling tumahimik si Rob at humugot muna ng lakas ng loob. Nakabuntis ako. Ilang segundo silang nabalot ng katahimikan at saka napatawan na lamang ang mister sa sinabing iyon ni Rob. At dito na nga po nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang magiging reaksyon ng mga magulang ni Rob? Papanindigan kaya ni Rob si Jasmine? Paano maaapektuhan ng pangyayaring ito ang kanilang plano sa buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I'm sorry, Jasmine. Pero hindi ko pwedeng panagutan ng bata. Uwi ka ni Rob.
Hindi naman makapaniwala si Jasmine sa kanyang narinig, kaya biglang nandumo. Huh? If you need money, bibigyan kita. Marami. Para sa tuition at sa baby mo. Baby ko? Wow, ha? Tapos ano ka? Ninong ng bata? Kaya kung ano-anong ino-offer mo? You're unbelievable, Rob! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nakabuntis ako. Ilang segundo silang nabalot ng katahimikan at saka napatawa na lamang ang mister sa sinabing iyon ni Rob. You're kidding, right? Tatawa-tawa niyang tanong. No, Dad. I'm telling the truth. Nakabuntis po ako. Sumingit naman ang kanyang ina. Why didn't you tell us that you have a girlfriend? Tumingin siya sa anak. Actually, hindi pa kami. Pagtatapat naman ni Rob. So, nabuntis mo lang siya? Paano ka nakakasiguro na sa'yo yun? Muling tanong ng kanya ama. Alam ko. And I feel it. Pagtatanggol naman ni Rob sa kanyang sarili. Sa pagkakataong yan ay naging seryoso na rin ang reaksyon ng mukha ng mister. You're an intelligent doctor. But you're a very poor man with a waste mindset. Hindi mo pananagutan yan. Kapag ginawa mo, tapos na rin ang kasunduan natin at ngayon pa lang I will tell you that you have failed. Naiintindihan mo? Inaasahan na ito ni Rob na hindi hahayaan ng kanyang ama na panagutan niya ang bata. Wala na rin siya nagawa kundi sumunod dito. I understand that. Nang sumunod na araw ay muling nagtungo si Rob sa apartment ni Jasmine. Rob? Ano? Anong sabi nila? Tanong ni Jasmine. Blanco lamang ang itsura ni Rob na nakatingin sa tiyan ni Jasmine. Sa akin ba talaga yan? Bahagya namang dumistansya si Jasmine sa sinabing iyon ni Rob. Ano? Taas kilay niyang tanong. Sorry, I just wanna make sure. Wika ni Rob. Napatawa naman si Jasmine. Pinapatawa mo naman ako sa tanong mo. Pero tahimik pa rin si Rob. Kung ako si Christy siguro sa kakamagtaka dahil halos gabi-gabi yun may kasiping. Pero Rob, ikaw lang nakagalaw sa akin since that night. Hindi ka naniniwala. Pagpapatuloy ni Jasmine. Nagbuntong hininga naman si Rob. Naniniwala. Naniligurado lang naman. Sa pagkakataong yon ay sumandali silang nanahimik nang naging seryoso ng usapan. Ayaw din kasi nila, Dad. And I don't want to disappoint them. Pagtatapat ni Rob. Napabalikwas naman si Jasmine at napatingin kay Rob. What do you mean? Sorry, Jasmine, pero hindi ko pwedeng panagutan ng bata. Wika ni Rob. Hindi naman makapaniwala si Jasmine sa kanyang narinig at bigla na lamang nanlumo. Huh? If you need money, bibigyan kita. Marami. Para sa tuition at sa baby mo. Tila wala na nga rin sa tamang pag-iisip si Rob kaya nasabi niya mga salitang yon. Baby ko? Wow! Tapos ano ka? Ninong na bata? Kaya kung ano-anong ino-offer mo sa akin? Huh, you're unbelievable, Rob. Maraing sabi ni Jasmine. Ngunit kahit magalit pa siya ngayon roon, ay tila hindi na nga mababago ang isip ni Rob. Sorry, Jas. I just need to do this. Please understand. Do you love me? Do you love me, Rob? Naluluhang tanong ni Jasmine. Tinitigan niya ang mga mata ng binata ng may katiting pa ring pag-asa na paninindigan siya nito. Jas, please sumagot ka na lang. Dahil sawa-sawa na ako sa mga problema at drama ng buhay ko. Mahal mo ba ako? Mariing tanong ni Jasmine. Yes, I love you, Jasmine, but I love my dream more. Sorry. At doon ay napatunayan ng dalaga
na mas mahalagang ambisyon ni Rob kaysa sa kanila na magiging anak nila. Tila gumuho naman ang kanyang mundo at naghalo-halo na ang kanyang emosyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at paulit-ulit na sinisisi ang sarili kung bakit siya humantong sa ganoong sitwasyon. Bakit nga ba ako umasa? Okay, if that's your decision, kaya ko to. Nakaya ko nga ang labanan ng mga pagsubok ng buhay ko dati na mag-isa. Ito pa bang hindi? Makakaalis ka na. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ng dalaga. Sa pagkakataong ito, ay hindi niya na alam ang gagawin. Ngunit kahit ano pa man ang gawin niya, ay hindi niya na talaga mababago pa ang desisyon ni Rob. Jasmine, I'm sorry. Maluha-luha sabi ni Rob. Umalis ka na! Sigaw ni Jasmine. Punong-puno na rin ang emosyon ng buong lugar. Nasaktan na rin naman ni Rob ang damdamin ni Jasmine kaya sa isip niya ay wala na ngang dahilan pa para suyuin ang babae kaya umalis na lamang siya. Kapalit ng desisyon na iyon ay napagpasyahan din ng kanyang mga magulang na doon ituloy ni Rob sa California ang kanyang internship para wala na rin maging distraction sa kanyang mga pangarap. Habang nasa private plane ay pansin naman ng ginang at labis na katahimikan ng kanyang anak. Malalim yata ang iniisip mo, anak. Tanong ng ginang kay Rob na nakasilay lamang sa bintana at halatang malalim ang iniisip. I'm okay, ma'am. Pagod lang. Sagot naman ni Rob na may pilit ng ngiti. Don't worry, in few minutes nasa California na tayo. Wika ng ginang at tanging ngiti na lamang ang naisagot ni Rob sa kanya. Samantala, aburido pa rin si Jasmine at ilang araw na rin hindi pumapasok dahil sa maselan niyang pagbubuntis. Sabayan pa na nangyari sa kanila ni Rob kaya talagang lutang ang utak niya ngayon. Habang nakahiga sa kamay, nabulabog naman siya ng malakas na tawag sa labas at tila naroon ulit ang kanyang ina. Anak! Anak! Ang mama mo to! Malakas na sigaw ng ginang. Hindi na sana tatayo pa si Jasmine ngunit hindi naman titigil doon ang kanyang ina kaya pinagbuksan na rin niya ito ng pintuan. Anong problema ninyo? Sabi niya pagkabukas ng pinto. Kasama ng kanyang ina ang anak nitong si Alden. Jasmine, anak, may trabaho na kasi si mama, baka pwedeng maiwan ko muna sa iyo tong kapatid mong si Alden? Sabi ng ginang at saka pumasok na sa loob. Hindi pwede, marami akong ginagawa, busy na sa school. Mataray na sagot naman ni Jasmine at saka umupo na sa may sofa. Please naman, anak ko, para makapagbayad na rin ako sa'yo. Ang gulo kasi kausap ng amo ko eh, kaya umalis na lang ako. Pero ngayon sigurado ako ayos na to. Ay, stay in pala ako ron. Walang magbabantay kay Alden dahil may... Bago pa man matapos ang ginang ang kanyang sinabi, ay bigla nang sumigaw si Jasmine. Nanilisik na rin ang kanyang mga tingin na tila nawala na sa sarili. Ikinabigla naman ito ng kanyang ina at napatitig sa anak. Madalas silang mag-away nito pero ngayon lang niya nakitang ganitong kagalit si Jasmine. Hindi niyo ba ako narinig? Ayoko! Umuwi na kayo! Tila nanginig naman ang ginang. Hindi mo ako kailangan sigawan ha? At taas-taas mo na talaga. Ang yabang-yabang mo pa. Sagot niya. Pahirimin mo na lang ako ng pera para pamasahe at allowance itong kapatid mo. Dugtong pa nito na lalo namang ikinagalit ni Jasmine. Wala na akong pera. Hindi ba inubos niya na? Ang alam ni Papa, nakabayad na ako ng tuition. Hindi niya alam na inutang niya na naman. Bayaran na ulit ang tuition kaya paano na naman ako ngayon? Maghahanap na naman ng mauutangan. Akala niyo lagi sa akin tumatay ako ng pera. Akala niyo lagi sa akin alkansya ako. Dalawa kayo ni Tio Baldo. Malakas naman ang mga katawan ninyo. Bakit hindi kayong gumawa ng paraan? Sawang-sawa na ako sa problema, ma. Maawa naman kayo. Sa tuwing pupunta ka rito, sa halip na kamustahin mo muna ako kung okay pa ba ako o kung nakakakain pa ba ako. Pero ano, dumadating ka na. Dumadaing at gusto mo lagi na sa'yo ang simpatsa. Tama naman na, ma. Kung pupunta lang kayo rito para ipasa sa akin ang mga problema ninyo, pues... Wala na kayong mapapala sa akin. Kaya makakaalis na kayo. Nanggagalaiting sabi ni Jasmine sa kanyang ina na galit na galit.
Halos kalimutan na nga niyang inapa niya ito. Nagkasabay-sabay na kasi ang problema, kaya kahit maging ang pagbubuntis niya ay hindi niya na sinabi sa ginang dahil wala rin naman itong pakialam sa kanya. Nakaramdam naman ng guilt ang ginang sa sinumbat na iyon ng anak. Tama naman si Jasmine, kailanman na hindi siya inalala ng kanyang ina. Saka pa lamang kapag may kailangan ito sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo. Halika na, Alden. Ito na lamang naisagot ng ina at saka tuluyan ang umalis. Nang sumunod na araw, habol-habol naman ni Jasmine ang kanyang professor sa biochem upang pakiusapan itong bigyan pa uli ito ng isang pagkakataon para pakuhanin siya ulit ng exam dahil ang unang take niya ay bagsak at malaki ang magiging epekto nito panigurado sa kanyang grado. Ma'am Castro, pakiusap. Sobrang sama lang po talaga ng pakiramdam ko nung nakaraan kaya nag-fail po ako sa exam. Baka pwede pong i-retake, ma'am. Hindi po ako pwedeng bumagsak sa biochem. Pagsusama mo ni Jasmine sa kanyang prof. Miss Alvera, wala nang rewind sa buhay. Maging sa exam, wala na. Nakagawa na rin ako ng grades ninyo at magugulo pa yon. Kaya huwag ka nang makulit dyan, I gotta go. Marami pa akong gagawin. Maraming sabi naman ng guro pero patuloy pa rin ang pakikiusap ni Jasmine. Ma'am, please naman po. Hindi na nga siya pinakinggan ng guro. Nakita naman siya ni Lorelei at nilapitan ng kaibigan. Sis, okay ka lang ba? Lutang ka lately ah. Dahil ba yan sa biglaang pag-alis ni Rob? May nangyari ba? Sunod-sunod na tanong ni Lorelei. Wala pa rin nakakaalam ng pagdadalang tao niya dahil mula nang try din rin siya ni Christy ay nawalan na rin siya ng tiwala sa lahat maging kay Lorelei. Wala. Sige, uuwi na muna ako. Sagot ni Jasmine na tuluyan ang umalis. Okay, ingat ka. Sagot naman ni Lorelei at hinayaan na lamang ang kaibigan. Makalipas ang 6 na taon ay marami na rin nangyari at nagbago. Nanganak na si Jasmine at ngayon ay 5 taong gulang na ang kanyang kambal na anak na sina Janine at Jessica. Huminto siya noon sa pag-aaral dahil hindi na talaga niya kayang pagsabayan ng lahat. At ngayon na medyo umaayon na sa kanyang panahon, ay muli siyang bumalik sa pag-aaral at nagtitake na rin siya ng internship sa isa sa pinakamalaki at kilalang ospital sa buong bansa, sa St. Nicholas. Jasmine, late ka na naman! Wika ni Dominic. Intern din na katulad niya at mas bata sa kanya ng 3 taon. 2 taon na rin itong naniligaw kay Jasmine, ngunit hirap pa rin siyang makuha ang matamis na oo ng dalaga. Sorry Dom, alam mo na, inasikaso ko pang kambal ko. Sagot naman ni Jasmine at saka nagsuot na ng nameplate sa may bandang dibdib niya. Eh kasi naman, kailan mo ba ako sasagutin para may ama na yung mga anak mo? Pabirong sabi naman ni Dom. Sabay na silang nagtungo sa stockroom para mag-inventory. Baliw ka. May pasyente ba? Uwi ka naman ni Jasmine. Sira, hindi naman nawawalan. Ako, ikaw talaga. Banat naman ni Dom. Nagpatuloy pa rin sa pangungulit ang lalaki. Ano dya? Sagutin mo na kasi ako. Halos 2 taon na akong naniligaw sa'yo. Dom, ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo na sa mga bata muna ang focus ko ngayon. Sagot naman ni Jasmine. Tila hindi naman naniniwala si Dom kaya muli siya nagtanong. Yan ba talaga? O dahil umaasa ka pa rin sa ex mong hindi marunong magpakalalaki? Napakunot naman ang noo ni Jasmine at saka napatingin sa lalaki. Eh bakit naman siya nasali sa usapan? Simula nang umalis siya at piliin niyang mataas niyang pangarap kaysa sa amin ang anak niya, inalis ko na rin siya sa buhay ko. Kaya please, magtrabaho na lang tayo dahil ayokong pag-usapan yan. Sabi ni Jasmine at isinuot niya na ang kanyang face mask at nauna nang maglakad. Okay, sabi mo eh. Mahinang sabi naman ni Dom sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa stockroom ay naalala naman ni Dom na may bago nga pala silang resident doctor na parating ngayon kaya ibinalita niya ito kay Jasmine. Nga pala, may bago tayong resident doctor. Balita ko, magaling na doktor daw yon. Habang chinecheck ang mga gamot ay sumagot naman si Jasmine. Talaga? Eh di good. Para hindi na tayo mamatayan ng pasyente. Pabiro niyang sabi. Buisip.
Tatawa-tawa namang tugon ni Dom at saka nag-focus na lamang sila sa pag-i-inventory. Samantala, dumating na nga ang bago nilang resident doctor from California. At ito ay walang iba kundi si Rob. Isa na siyang ganap na lisensyadong doktor ngayon at napakataas na rin ang pinag-aralan. Buhat nang lumipad siya sa California 6 na taon ang nakaraan, ay ngayon pa lamang siya bumalik dito sa Pilipinas. Sino assigned intern sa surgery? Tanong niya kaagad sa kanyang sekretarya. Check ko po, sir. Si Jasmine Salvera po at Dominic Concepcion? Sagot naman ang babae. Bigla namang natigilan si Rob nang marinig ang pangalan ng babaeng kanyang sinaktan at iniwan na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Sino ulit ang babae? Kunot noong tanong muli ni Rob sa kanyang sekretarya. Jasmine Salvera po, Doc. Sagot niya. Para makasigurado na si Jasmine ngang tinutukoy ng sekretarya ay nagpaset kaagad siya ng meeting sa assigned team ng intern sa surgery na kabilang sina Jasmine at Tom. Set a meeting sa conference room with all the interns on their surgery team. Okay, Doc. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Rob at Jasmine? Ano kayang magiging reaksyon ni Jasmine kapag muli niya nang nakaharap si Rob, ang lalaking tumalikod sa kanilang mag-ina? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hoy! Ano na naman tong pakulo mo? Bakit kailangan ko mag-OT? Malakas na sabi ni Jasmine. Intern ka pa lang, tama? At sa akin nakasalala yung performance mo. Kapag hindi ka nakisama, ikaw rin. Paulit-ulit lang tayo. Remember? Just like the old days. Napakasama mo talaga. Hindi ako pwedeng mag-OT dahil may mga naghihintay rin sa akin sa bahay. Sino? Tanong naman ni Rob. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Set a meeting sa conference room with all the interns under surgery team. Okay, Doc. Wala namang kaalam-alam si Jasmine na nasa iisang gusali na lamang sila ni Rob, na maliit na lang talaga ang mundo para sa kanila. Naabot kamay na nila ang isa't isa. San tayo magla-lunch mamaya? May bago raw dyan na bukas sa kainan na. Only wings yata yon? Sabi ni Dom kay Jasmine. Kakatapos lang nilang mag-inventory. Wala pa nga tayo nagagawa, lunch na kaagad ang niisip mo. Sagot naman ni Jasmine. Para may ideya na tayo mamaya, alam ko na kasing mangyayari eh. Mauubos na naman ang oras natin mamaya sa kakahanap ng bagong makakainan. Pabirong sabi naman ni Dom. Wala na rin nagawa si Jasmine at sumang-ayon na lamang sa binata. Sira, ikaw ang bahala kung saan. Ngayon ay kasalukuyan naman silang patungo sa conference room kung saan pinapatawag sila ng bago nilang resident doctor na si Rob. Nga pala, bakit kaya nagpatawag ng meeting yung doktor? Nagtatakang tanong ni Dom kay Jasmine. Baka mag-o-orient o magpapakilala, for sure yun. Sagot naman ni Jasmine. Sabagay, tara na. Baka mahuli pa tayo sa meeting. Nang makarating sila sa may conference room ay tila nagsisimula na sila at nasa loob na rin sa Rob. Patay, nagsisimula na pala. Ikaw kasi ang bagal mo. Umupo na sila sa may bakanting upuan na may mahabang mesa at saka bumati na sila. Good morning po. Nang umangat ng tingin si Jasmine ay doon na siya nagulat sa kanya nakita. Rob? Mahina niyang sabi. Tumingin naman sa kanya si Dom. Kilala mo? Ilang segundo rin silang magkatitigan habang si Jasmine ang unang kumalas sa titigan na iyon. Hindi. Tugon niya kay Dom. Doon ay nagsimula na rin magsalita si Rob. Aminado si Jasmine na sa kabila ng mga masasamang nangyari sa kanila ni Rob sa nakaraan, ay di niya matatangging na miss niya ang binata. Na miss niya ang ama ng kanyang mga anak.
Yung bilis ng tibok ng puso niyo ngayon na makita niya si Rob ay halos ganoon din ang pintig nito nung una niyang makita ang binata sa kanilang campus. Ang tanging nagbago lang ay ang dati niyang pagkahumaling dito na dati ay siyang nagkahapol. Mabuti naman at kumpleto na tayo. So I would like to introduce myself. I'm Dr. John Rob Clemente, and I will be one of your resident doctors here in St. Nicholas Hospital. Sabi niya. Buong oras na yon ay umikot lamang ang usapan sa mga do's and don'ts ni Rob, pati na rin ang ibang mga responsibilidad na kailangan nilang gawin. Nang matapos ay tulala pa rin si Jasmine. Hindi siya makapaniwala ang muli silang magkikita ni Rob. Mataas na nga nakamit nito at malayo na rin ang narating kumpara sa kanya na intern pa rin ngayon. Pero magpaganon pa man, hindi pa rin mawawala sa kanyang responsibilidad nito na tinakasan niya, kaya hindi niya labis na hinahangaan ang binata dahil wala itong sariling paninindigan. Parang ang galing ni Doc JRC, ano? Sabi ni Dom. Sa kalagitnaan naman ng pagkatulala ni Jasmine ay napatingin naman siya kay Dom at nagtataka kung sino naman yung JRC na tinutukoy niya. Doc JRC? Oh! Doc John Rob Clemente, di mo gets? Sagot naman ni Dom. Mahina naman siyang binatukan ni Jasmine. Purok talaga kalukohan, aniya. Eh bakit ba nagbago ang mood mo? Nagmeeting lang tayo, uminit na kaagad ang ulo mo? Tanong naman ni Dom. O wala, mataray na sagot naman ni Jasmine. Bigla namang natahimik si Dom at muling napatingin sa kanya si Jasmine. Sorry. Tara na. Tara na mag on the wings. Gusto ko mabusog ngayon. Yaya ng babae at saka hinila niya ng kamay ni Dom. Sa kabilang banda ay matapos makapag-lunch break ay naabutan naman ni Rob si Jasmine sa may stockroom. Kamusta ka na? Pauna niyang tanong sa dalaga. Nagpatay mali siya lamang si Jasmine. Hindi na sana siya sasagot kaso baka isipin naman ni Rob na bitter pa rin siya. Ah, ako po ba ang kinakausap niyo, Doc? Magalang na tugon ni Jasmine. Tumingin naman sa paligid si Rob. May iba pa bang tao rito? Umiwas naman ang tingin si Jasmine at saka sumagot na lamang. Well, okay naman po ako. Sige, mauna na ako. Aalis na sana siya nang muli siyang pigilan ni Rob. Wait! Sabi niya. Huminto naman si Jasmine at lumingon sa kanya. Jasmine! Bakit? Tanong niya. Jasmine, where's our child? Hindi pa buntis ka nang huli tayong magkasama? Nasaan ang anak ko? Seryosong tanong ni Rob sa dating nobyang si Jasmine. Sinamantala niyang pagkakataong sila na lamang ni Jasmine ang nasa loob ng opisina at itong tanong na ito ang matagal niya nang gustong itanong sa kanyang dating nobya. Dahil sa lalim pa rin ang galit ni Jasmine na nararamdaman para kay Rob, ay pinasinungalingan niya ito at pinaniwala na lamang ang lalaki na wala na ang kanilang anak. Wala kang anak sa akin, Rob. Nakunan ako nung ilang linggo pa lang siya sa tiyan ko. At kung inaakala mo sa'yo ang kambal na nakita mong kasama ko kanina, well, nagkakamali ka. You left me, remember? Kaya dapat hindi ka na naghahanap ngayon. Maraming sabi ni Jasmine. Sinalubong rin niya ang namumulang mga mata ni Rob sa kanya. Galit na galit dahil sa nararamdaman niyang selos kay Dwayne. Muling sumagot si Rob at nagtanong. Why didn't you tell me? Why didn't you tell me, Jasmine? Sambit niya. Nanggagalaiti ang kanyang mga ngipin dahil sa matindi niyang emosyon. Humakbang naman patalikod si Jasmine. For what, Rob? Nawalan ka rin naman ng pakialam sa akin, diba? Kaya bakit ko pa ipapaalam sa'yo? Taas kilay niyang tanong sa lalaki. Bakas na bakas sa kanyang itsura at pananalita ang sobrang galit at sama ng loob na nararamdaman ni Jasmine para sa dati niyang nobyo na nang iwan sa kanya. Umiling naman si Rob sabay sabing, "You're unbelievable." Habang lumilipas ang mga araw ay tila mas lumiliit ang gusaling yon para kina Jasmine at Rob. Ni hindi na makakilos na maayos si Jasmine dahil pakiramdam niya ay sinusundan o inoobserbahan ni Rob ang bawat galaw niya. "Oh, bakit ganyan na naman ang mukha mo? Pakiramdam ko simula nang dumating si Doc JRC, lagi ka na rin naging magagalit din ah. May problema ba?"
Muling usisa nitong kay Jasmine na napapansin na rin ang laging pagkasimangot ng mukha ni Jasmine simula nang dumating si Rob sa ospital na yon. Wala. Wala lang ako sa mood. Mataray naman niyang sabi. Weh! Wika naman ni Dom. Bigla na lamang hinawakan ni Dom ang tenga ni Jasmine. Malakas ang kiliti doon ng dalaga kaya hindi niya napigilang mapasigaw. Ano ba Dom? Nakikiliti ako. Sisipain kita dyan. Sabi niya sa binata, pero patuloy pa rin si Dom. Ano ba? Muling sabi ni Jasmine. Natigilan lang sila nang mahuli sila sa ganoong akto ni Rob. What's going on here? Seryoso niyang tanong. Tumigil na rin sina Jasmine at Dom sa kanilang kulitan tsaka inayos sa mga sarili. Oras ng trabaho, naglalampungan kayo? Dugtong pa ni Rob. Kay Jasmine lang siya nakatingin sa mga oras na yon. Nag-uusap lang po, Doc. Sagot naman ni Jasmine. May nag-uusap bang halos himatayin ka na riyan sa kiliti at kilig? Suplado ang sabi naman ni Rob. Ganitong-ganito ang itsura ni Rob ng mga panahong sinusungitan pa siya nito. Napapatawa na lang siya sa kanyang isip sa tuwing maaalala yon, ngunit bigla rin namang nagbago kapag sumasagi sa kanyang isipan ang ginawang pang-iiwan sa kanya nito. Wala naman po sigurong problema doon, Doc. Ganun lang po talaga kami ka-close. Sagot naman ni Jasmine. Back to work. Hindi yung nakikipaglampungan ka dyan. Mariin niyang sabi kay Jasmine at nauna na rin siyang umalis. Sorry, Doc. Mahinang sambit naman ni Dom habang habol-habol pa rin ang tingin kay Doc Rob. Nang makalayo na si Rob ay muli na nag-usisa si Dom kay Jasmine na masama pa rin ang tingin kay Doc Rob. Okay ka lang? Bakit parang galit na galit si Doc sa'yo? Kunot noong tanong ni Dom. Malay ko dun. Baka hindi mahal ang mga magulang niya. Tara na nga, magtrabaho na tayo. Masungit namang sagot ni Jasmine. Samantala, oras naman ang pag-out ng mga interns nang biglang ipatawag ni Rob ang kanyang sekretarya. Tell Miss Alvera na kailangan niyo mag-OT ngayon hanggang 4 a.m. Utos ni Rob sa kanyang secretary. Tumugon naman kaagad ang babae. Okay, Doc, sasabihin ko po. Doon ay nagmamadaling lumabas ang opisina ang sekretarya at hinabol na sa labas si Jasmine na saktang papara na sana ng taxi. Bye! Nakangiting paalam ni Jasmine sa mga kasama. Jasmine, wait! Sigaw naman ang sekretarya na hinihingal na sa pagtakbo. Napalingon naman sa kanya si Jasmine. Oh, Miss Juliet, may problema po? Hingal na hingal kayo ah. Hinahabol niyo ba ako? Yes! Pinapasabi kasi ni Doc na kailangan mo mag-OT ngayon. Hanggang 4 a.m. Sabi ng sekretarya kay Jasmine. Nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine. Ha? Huh? 4 a.m? Nahihibang na ba siya? Pagalit niya sabi. Sorry pero yun po ang sabi niya eh. Wika naman ng sekretarya. Eh bakit daw? At saka hanggang 8 p.m. lang tagabantay ko sa mga anak ko. Wala silang makakasama sa bahay. Tanong ni Jasmine. Naku, si Doc na lang kausapin mo dahil desisyon niya naman to. At doon ay wala nang pakundangang bumalik si Jasmine sa opisina ni Rob nang galit na galit at inis na inis. Come in. Nakangisi na si Rob dahil inaasahan niya nang susugurin talaga siya ni Jasmine. Hoy, ano na naman tong pakulo mo? Bakit kailangan ko mag-OT? Malakas na sabi ni Jasmine. Intern ka pa lang, tama? At sa akin nakasalalay ang performance mo. Kapag hindi ka nakisama, ikaw rin. Paulit-ulit lang tayo. Remember? Just like the old days. Paliwanag niya. Sinimangutan naman siya ni Jasmine. Napakasama mo talaga. Hindi ako pwedeng mag-OT dahil may mga naghihintay rin sa akin sa bahay. Malakas niyang sabi. Sino? Tanong naman ni Rob. Wala ka nang pakialam doon. Masungit na sagot naman ni Jasmine. So, hindi mahalaga sa'yo ang pangarap mong maging isang ganap na resident doctor? At mas pipiliin mo pa ang mga taong naghihintay sa bahay mo? Muling tanong ni Rob. Rob, magkaiba tayo. May mga bagay na hindi dapat ipinagpapalit para lamang sa pangarap.
dahil maaaring pagsisihan mo yan sa huli. I'm not like you. Kaya nakikiusap ako sa'yo, pauwiin mo na ako dahil may naghihintay pa sa akin sa bahay na mas mahalaga kesa dito. Mariing sagot naman ni Jasmine. Sabi ko na nga, be, you're weak. Gagamitin mo ang mga nagawa kong desisyon laban sa akin. Para ano, sumbatan ako? You're being unprofessional, Jasmine. Buong akala ko pa naman tunay na may pusong doktor ka na at isa sa mga nagsiservisyo ng medical para sa nakakarami. Once you become a licensed resident doctor, isa sa tabi mo ng personal mong buhay at kailangan mas mahalaga ng trabaho at serbisyo mo dahil yun naman talaga ang responsibilidad natin. Our people first, before family. At sa tingin ko, yan ang hindi mo pa natututunan. So kung hindi man totoong sobrang importante ang rason mo kung bakit ayaw mo mag-OT, pues, hindi ako pumapayag. You will stay dahil marami pa tayong gagawin. Sa sinabing iyon ni Robert, tila na challenge nga ang dalaga. Pigil-pigil niya ang kanyang inis at nagtitimpi na lamang. Hindi na siya sumagot bagkos ay nag-walk out na lamang dahil katwiran niya, titiisan na lang niya dahil mabilis naman ang oras sa gabi. Wala na rin magagawa kundi dalhin doon ang kanyang kambal at doon na lamang patulugin at papalipasin ang gabi habang naka-duty siya kasi wala na rin magbabantay sa dalawa. Hello, Abby. Pinag-OT ako ng doktor namin eh. Visit na yun. Pwede pang ihatid mo na lang mga bata rito? Maluwag naman yung stockroom namin dito. Dito ko na lang sila palapasan ng gabi para hindi na rin ako mag-alala pa. Tinawagan ni Jasmine ang tagapag-alaga ng kambal na si Abby. O, sige po ate. Tugon naman ni Abby sa kabilang linya. Salamat Abby ha. Sagot ni Jasmine at saka ibinaba na ang telepono. Ilang sandali pa ay dumating na ang kanyang mga anak. Sinalubong niya ang mga ito ng isang mahigpit na yakap. Mama! Sigaw ng kambal. Mga anak, kumain na ba kayo? Tanong niya sa mga ito. Opo, pinakain po kami ni Ate Abby. Sagot naman ni Janine. Umangat naman ang tingin ni Jasmine kay Abby at nagpasalamat. Salamat Abby ha, bahala ka na. Sabi niya rito nang nakangiti. Wala yun ate. Sige po, mauna na ako. Magalang nasagot naman ni Abby at saka tuluyan ang umalis. Salamat ulit, tara na sa loob. Pumasok na rin ang mag-iina sa loob ng ospital. Manghang-mangha naman ang dalawa sa angking laki nito. Wow, mama! Ang laki po ng hospital na to, sabi ni Janine. Marami po dyan katulad nyo na doktor? Tanong naman ni Jessica. Oo, anak, marami, pati nurse. Pati rin mga pasyente, marami. Tugon naman ni Jasmine sa mga anak. Eh di, kapag wala pong pasyente, wala rin po kayong work. Sabi naman ang dalawa. Oo anak, pero syempre, hindi naman natin hinihiling na sana'y dumami pang pasyente para lamang sa trabaho namin. Syempre, mas okay pa rin kung healthy lahat ng tao. O halina kayo dito na muna kayo ha, huwag kayong lalabas. Hindi ko kasi pinaalam sa head doctor namin na dito ko muna kayo pinatuloy. Magbehave, ha? At doon ay isinama na ni Jasmine ang dalawa sa may stockroom. May extra kumot at una naman doon at iyon ang pinagamit niya sa dalawa. Opo, mama, magsiselfone na lang po kami. Tugon naman ang dalawa. Okay, good. May kumot dito at unan, matulog na rin kayo, ha? I love you, mga anak. Sabi ni Jasmine. I love you too, mama. Sagot naman ang dalawa. Bumalik na muli si Jasmine. Jasmine, sa opisina raw ni Doc, sabi ng sekretarya. Okay, susunod na po ako, sagot naman ni Jasmine at saka nagtungo na sa opisina. Pinapatawag niyo raw po ako? Tanong niya kay Rob. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Anong dahilan kung bakit pinatawag ni Rob si Jasmine sa kanyang opisina? Paano kung muling mag-cross ang landas ng mga anak ni Jasmine at si Rob? San kaya hahantong ang gabing ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Jasmine, akala mo ba naging madali rin sa akin ang lahat? Nangulila rin ako sa'yo.
tiniis ko. Pero may pangarap din naman ako at gulong-gulo pa rin naman ang isip ko noong mga panahong yon. Alam ko nagkamali ako at pinagsisisihan ko yon. Kung hindi na kita mahal at kung wala na talaga akong pakialam sa'yo, bakit ako nagsisela sa intern na yon? Bakit ako mag-aaksaya ng panahon na ipa-DNA test ang kambal kung pwede naman ako maniwala sa'yo na nakunan ka nun? Kasi importante ka sa'kin, Jasmine. At ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pinapatawag niyo raw po ako? Tanong niya kay Rob. Yes. Can I have some lists of vitamins and meds na binigay ng med rep? Utos ng lalaki. Sakto naman at kakaprint nga lang yun ni Jasmine kaya naibigay niya ito kaagad. Ah, eto po. Inabot niya ang ilang piraso ng papel. Okay, thank you. Tugon naman ni Rob. At lumabas na rin ang opisina si Jasmine. Nasa stockroom kaya lahat ng to? Let me check. Mahinang sabi naman ni Rob sa kanyang sarili habang nakatingin sa papel na ibinigay ni Jasmine. Para ma-check ay nagpunta na lamang sa Rob sa stockroom upang i-check ang mga gamot doon. Samantala, nang muling i-check ni Jasmine ang mga lists na ibinigay niya kay Rob, ay doon niya napagtantong kulang pala iyon kaya bumalik siya muli sa opisina ni Rob. Hi, Jas! Bungad ng isang nurse kay Jasmine. Oh, hi, Sophie! Tugon naman ni Jasmine. Kay doon ka pupunta? Tanong naman niya sa dalaga. Oo, oh, eh, kulang pala yung naibigay kong list. Sagot naman ni Jasmine. Wala siya dyan. Papunta siyang stockroom. Sabi ni Sophie. Ano? Ikinagulat naman niya ni Jasmine dahil baka makita ni Rob ang kanyang anak na kambal doon sa stockroom. Kaya dali-dali na rin siyang nagtungo roon. Samantala, sa stockroom naman ay tila hindi pa rin makatulog ang dalawa. Pumasok na rin doon si Rob. Janine, matulog ka na. Isusumbong kita kay mama. Sabi ni Jessica sa kapatid. Napakunot naman ang noon ni Rob sa narinig. Is anybody here? Tanong niya. Nang makarating siya sa pinakadulong bahagi ng stockroom ay doon niya natatnan ang kambal na nakahiga. Who are you? Nagtataka niyang tanong sa mga ito. Bumangon naman ang dalawa at umupo. Hello po. Doktor ka rin po? Nakangiting bungad ni Janine. Opo, at sino po kayo? Bakit kayo nandito sa loob ng stockroom? Sinong kasama ninyo? Sagot naman ni Rob na may pagtataka pa rin sa kanyang mukha. Sa kabilang banda ay dumating na rin doon si Jasmine. Janine! Jessica! Sigaw niya. Mama! Sabay na sabi naman ang dalawa. Mama? Tumingin naman si Rob kay Jasmine. Anak mo sala? Matapang na sumagot naman si Jasmine. Oo, anak ko. Sorry kung dito ko sila dinala. I told you na walang magbabantay sa kanila kapag nag-OT ako. Hindi ko kasi pwedeng iwan tong si Jessica kapag natutulog dahil madalas siyang umiyak sa madaling araw. Kaya dito ko na muna sila dinala. I'm sorry. Nauutal na paliwanag naman ni Jasmine habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga anak. That's okay. Matulog na kayo. Binibigyan ko ng permiso ang mama niyo na dito na po muna kayo magstay hanggang sa makapag-out siya. Sabi ni Rob na tila nagbagong timpla. Akala ni Jasmine ay magagalit ito sa kanya kaya kaagad naman nagpasalamat ang kambal sa kanya. Thank you po, ang bait niyo po. Sabay na sabi ng kambal. Walang anuman, sige matulog na kayo. Sagot ni Rob at pasimpleng kinuha ang bote ng Yakult na naroon. Malakas ang kutob niya na anak niya nga ang mga ito at kailangan niya makasigurado dito. Kaya nang makalabas sila ay doon na kinumpronta ni Rob si Jasmine. Jasmine, tapatin mo nga ako. Mga anak ko ba sila? Tanong ni Rob. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang anak sa akin? Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Sagot naman ni Jasmine. Hindi ako naniniwala. Diretso ang sagot ni Rob. Pwes, problema mo na yun. Nakunan ako at yun ang totoo. Problema mo na yun kung hindi ka pinapatulog ng konsensya mo. Sabi ni Jasmine.
Pwes kung hindi ako sino, ama? Yung Dominic ba? Huwag mo nga siyang itadamay dito. Wika naman ni Jasmine. At bakit hindi? Wala na ba akong karapatan? Doon ay mas bumaba ang tono ng boses ni Rob. Ibang klase ka rin ano? Matapos mo akong iwan ng basta-basta, parang ikaw pa tong galit? Parang ikaw pang nasaktan? Ano pa bang gusto mo? Natupad mo ng pangarap mo, di ba? Patahimikin mo na ako. Saad ni Jasmine. Doon ay umamin na rin si Rob sa kanya. I can't, Jasmine. I still love you. At hindi naman nawala yun. Pagsusama muna man ni Rob kay Jasmine. Kung mahal mo ako, panagutan mo ako. Maninindigan ka at hindi magtatago sa anino ng mga magulang mo. Kung mahal mo ako, makakapag-desisyon ka ng sayo. Kaya tigilan mo na ako, Rob. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Maluha-luha namang sagot ni Jasmine. Simula ng pag-uusap nilang yon na hindi na natahimik ang kalooban ni Rob. Kaya nagsagawa siya ng DNA test gamit ang kinuha niyang bote ng Yakult na nainuman ng kambal. Makalipas ang ilang araw ay lumabas na rin ang resulta. Doc, eto na pong resulta. Sabi ng nurse kay Rob at inabot ang isang piraso ng papel. Salamat, makakalabas ka na. Sagot ni Rob. Hinanda muna ni Rob ang kanyang sarili at saka tinignan na ang resulta. Positive. They're mine. Mahina niyang sabi sa sarili. At doon ay napatunayan niyang hindi nga nakunan si Jasmine. Bagos ay anak niya nga talagang kamal na sina Janine at Jessica. Nung araw din yun ay muling kinausap ni Rob si Jasmine. Jasmine, let's talk. Malumanay na sabi ni Rob. Para saan pa ba? At bakit bang kulit mo? Masungit na sagot naman ni Jasmine. Doon ay inilahad na ni Rob ang papel na naglalaman ng resulta ng DNA test. Ito. Itong resultang to. Sa tingin ko naman, hindi naman magsisinungaling yan. Maring sabi ni Rob. Positive. Anak ko ang kambal. Bakit ba tinatago mo pa sa akin? Do you think katulad pa rin ako ng dati? Ha? Huh? Pagpapatuloy ni Rob na unti-unti na rin tumataas ang boses. Maya-maya pa ay pumasok ang kanyang sekretarya. Doc, nariyan na po ang... Just shut up and leave! Sigaw ni Rob. Ngunit ang tingin niya ay kay Jasmine pa rin. Nakaramdam naman ang takot ngayon ng dalaga. Ibang-iba ngayon si Rob, lalo na nang malaman nito na anak nga niyang kambal. Jasmine, akala mo ba naging madali sa akin ang lahat? Nangulila rin ako sa'yo. Tiniis ko. Pero may pangarap din naman ako at gulong-gulo pa rin naman ang isip ko ng mga panahong yan. Alam ko nagkamali ako at pinagsisisihan ko yan. Kung hindi na kita mahal at kung wala na talaga akong pakialam sa'yo, bakit ako nagsiselo sa intern na yan? Bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon na ipa-DNA ang kambal kung pwede na lang akong maniwala sa'yo na nakunang ka nun? Kasi importante ka sa akin, Jasmine. At ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Doon ay tuluyan ang pumatak ang mga luha ni Rob. Naramdaman naman ni Jasmine ang sinseridad na iyon ng lalaki. Anong gusto mong gawin ko? Mahinang tanong ni Jasmine. Give me another chance. Please, forgive me. Umiiyak na sabi ni Rob. Maya-maya pa ay pumasok na sa loob ang mga magulang ni Rob na kanina pang naghihintay sa loob. Rob! Malakas na sabi ng ama ni Rob. Dad? Sabit naman ni Rob. Kanina pa kami sa labas at bakit narito ang intern na to? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mas mababa sa'yo. Sabi ng Ginoo. Umiwas naman ng tingin si Jasmine at akma na sanang aalis. Sorry po, mauna na po. Hindi pa man nakatalikod si Jasmine ay pinigilan na siya ni Rob at mahigpit na hinawakan ang braso ng babae. No, hindi ka aalis, Jasmine. Pagpipigil pa ni Rob. Rob! Nagtatakang tanong naman ni Jasmine na tila hindi makapaniwala sa ikinikilos ng lalaki. Ano to? Anong nangyayari? Sambit naman ang kanyang ina.
At doon ay lakas loob ng inamin ni Rob ang kanyang tunay na nararamdaman at sa pagkakataong ito ay handa niya nang ipaglaban si Jasmine sa mga ito. Dad, Mom, I think it's time. It's time na itama ako ng pagkakamali ko. She's Jasmine. The woman that I left 6 years ago para sa sarili kong pangarap. Panimula ni Rob. Ngumisi naman ang Ginoo. And so, pinutol mo ng ugnayan mo sa kanya, hindi ba? Sabi niya sa anak. Noon. Pero ngayon, handa ko na silang ipaglaban. I have twins. At nung makita ko sila, husang naglaho lahat ng mga pangarap ko. Labis na pagsisisi ang nararamdaman ko kung paano ko na kayang ipagpalit ang mga anghel na yon para lamang sa ambisyon ko. And I was wrong. I made a lot of mistakes and it's still haunting me every night. I love Jasmine. At handa ko na siyang ipaglaban at panindigan ngayon. Kasama ang mga anak ko. Naluluhang sagot ni Rob sa kanyang ama. You're crazy. Nang dahil sa babae, nagkakaganyan ka na? Sabi naman ang kanyang ama. She's not just a woman. She's my world and my everything. I'm sorry, Dad. I'm sorry, Mom. Pero silang buhay ko. Siya at ang mga anak ko. Pagtatanggol ni Rob kay Jasmine at saka lumabas na ng opisina. Kasama si Jasmine. Rob, bumalik ka! Sigaw ng Ginoo. Sa sasakyan na hindi pa rin makapaniwala si Jasmine sa ginawa ni Rob. Ito yung reaksyon ni Rob na hinihiling dati ni Jasmine na sana'y ginawa niya 6 years ago. Rob, bakit mo ginawa yun? Paanong profesyon mo? Mahinahong tanong ni Jasmine kay Rob. Tama ka. May mas mahalaga pang bagay kaysa sa ambisyon. Nung makita akong kambal, nawala lahat. Nawala lahat ng mga minimiti ko. Para bang sila lang sapat na. You are enough. Kayo ng mga anak ko. Handa akong talikuran ng pagdodoktor ko para sa inyo. So please, please Jasmine, give me another chance. Bigyan natin muli ng pagkakataon ang relasyon natin. Mahal na mahal kita. Matapat naman ang sagot ni Rob sa kanya. Totoo na ba to? Muling tanong ni Jasmine sa binata. Oo naman. Wala nang urungan. Sagot niya tsaka niyakap ng mahigpit si Jasmine. Thank you. Sabi ni Jasmine. You don't have to say that. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo dahil inalagaan mo talaga ng mabuting mga anak natin sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo. Kaya thank you. Hayaan mong ako naman ang bumawi sa inyo ngayon. Sagot naman ni Rob. Sa kabilang banda ay isinama na rin ni Jasmine si Rob sa kanilang tinitirhan upang ipakilala na sa kanilang mga anak. Janine? Jessica, narito na ako. Malakas na sabi ni Jasmine. Lumipat na pala kayo ng bahay? Tanong naman ni Rob. Oo. Simula nang mamatay si Mama, umalis na rin ako doon sa apartment para hindi na ako matunto ng tiyuhin kong walang kwenta. Sagot naman ni Jasmine at saka pinaupo na si Rob sa may sofa. Hanggang ngayon ba'y ginugulo ka pa rin niya? Usisa ni Rob. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na simula nang isumbong ko siya sa mga pulis. Nakangising sagot naman ni Jasmine. Mabuti naman kung ganun. Ngayon wala na makakapanakit sa inyo. Pangako naman ni Rob. Lumabas na rin ang kambal mula sa kwarto. Mama, kakaalis lang po ni Ate Abby. Sabi ni Janine. Oo nga, nakasalubong naman siya. Napatingin naman ang kambal kay Rob. Natitig na titig at saka nakingiti pa. Hindi ba kayo po yung doktor na mabait sa ospital? Bakit po kayo nandito? Tanong naman ni Jessica. At doon ay pinaupo na rin ni Jasmine ang kanilang dalawang anak. Mga anak, halikaya kay Mama. Siya si Dr. Rob. Gusto kong ihanda niyo ang sarili niyo sa susunod yung sasabihin, okay? Okay po, Mama. Ano po yun? Tugon ang dalawa. Si Doc Rob. Siya ang papa ninyo. Siya ang tunay ninyong ama. Nakangiting pagtatapat ni Jasmine.
At dahil sabik sa ama talagang magaan din ang loob nila kay Rob, ay tila ikanatuwa pa ito ng mga bata. Talaga po? Oo. Lumapit naman si Rob sa dalawa. Mga anak, sorry at ngayon lang dumating si Papa ha. Maaari ko ba kayong mayakap? Hiling niya at mabilis naman siyang pinagbigyan ng mga anak. Oo naman po, Papa. Sabi ng dalawa at niyakap na nila ang isa't isa. Sinakripisyo na nga ni Rob ang kanyang propesyon at hindi na bumalik pa dahil kilala niya ang kanyang ama. Aalisin ito lahat sa kanya sa oras na suwayin niya ito. Pero wala na siyang saysay kay Rob dahil ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ngayon ay ang kanyang pamilya. Nang sumunod na araw ay nasurpreso naman sila sa pagbisita ng ina ni Rob. Ma'am, tuloy po kayo, sabi niya sa ina. Dito ka na pala nakatera, sabi nito sa anak habang ikinagalang paningin sa buong bahay. Yes, with my family, nakangiti namang sagot ni Rob. Sila na bang mga apo ko? Napatingin naman ang ginang sa dalawang naglalaro ng manika. Yes, ma'am. Janine, Jessica, say hi to your lola. Inutusan ni Rob ang dalawa at mabilis namang lumapit ang mga ito sa ginang. Hi po. Mano po, lola? Sabay nilang sabi. Ang cute naman nila. Nakangiting tugon ng ginang. Anyway, I'm just here to tell you something, son. Natahimik naman sandali si Rob. Makakabalik ka na sa ospital. What? Hindi ba pinalis na ako ron ni Daddy? Nagtatakang tanong ni Rob. Maging si Jasmine ay nagulat sa sinabing iyon ng ginang. Nakausap ko na siya. At sa tingin ko naman ay unti-unti na rin niyang nauunawaan. Kaya nauwi siya sa ganitong desisyon. Kailangan mo rin yon para sa pamilya mo, Doc Rob. Nakangiting ibinalita ng ginang. Thank you, Mom. Tell Dad na sobrang salamat. Sabi ni Rob na wala namang mapagsidlan ng galak at saya. Nagpaalam na rin ang ginang nang masabi niya iyon. May nakalimutan pa pala akong sabihin. Pinapasabi ng daddy mo that he is so proud of you. Dagdag niya. Thank you, Mom. Naluluha namang sagot ni Rob. I'll go ahead. At tuluyan ang umalis ang kanyang ina. Nang sumunod na araw nang makabalik na silang dalawa sa ospital, ay aligagang lumapit ang isang nurse kay Jasmine. Jasmine, sa ER! Tuguan yung pasyente! Sabi ng nurse. Nataranta naman si Jasmine kaya mabilis na nagtungo roon. Sige, pupunta na ako. Sabi niya at iniwan ang kanyang ginagawa. Pagbukas na ng pinto ng ER ay doon bumungad sa kanya ang magandang dekorasyon at si Rob na nakatayo sa may gitna na may hawak na kumpol ng mga bulaklak. Rob? Nagtataka niyang tanong. Nasaan yung pasyente? Dagdag pa niya. Ngumiti naman si Rob. Walang pasyente. Pero may magpo-propose. Sabi niya. At nagsilabasan na rin ng mga tao roon kabilang si Dom na tanggap na rin ang kanyang pagkatalo sa puso ni Jasmine. Rob? Mahinang bagit ni Jasmine. Nagsimula na rin magsalita si Rob. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan natin, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinanggap mo pa rin ako. Mahal na mahal kita, Jasmine. I want you to have my last name. Please marry me. Naluluhang sabi ni Rob at saka lumuhod na sa harapan nito at inilahad na ang maliit na kahon ng singsing. Wala na rin namang masabi pa si Jasmine dahil alam naman ni Rob kung gaano niya ito kamahal simula pa lamang noong una niya itong makita sa kanilang campus. Kaya hindi na ito pinatagal pa ng dalaga at inaangat na rin ang kanyang daliri sa harap ni Rob. Yes, oo naman. I love you. And that's the beginning and end of everything. I will marry you. Maligayang tugon ni Jasmine at doon ay nagsigawan ng kanilang mga kasamahan at kanya-kanya ng pagbati sa dalawa hanggang sa makalipas sa mga araw ay naikasal na rin sila at nagsama na bilang isang buong pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.